And welcome guys sa ating Filipino official Filipino broadcast ng TI 11 Last Chance Qualifiers. Day number 4. Kasama ko ngayon si KJ and Ishi. Kumusta ba ang inyong mga araw? Good morning. Good morning sa lahat, Boss Alo. Syempre, all goods naman. Okay. Yung ating araw. At syempre, umpisa natin yan ng almusal na maagang bakbakan ng Dota. Ay, siyempre naman. Ishi, may mic ka? Wala. Paayos ako ng mic ni Ishi. Yan. Okay, okay. Pero sabi yata ni Ishi daw, guys, tinatranslate ko kasi baka hindi niyo maintindihan. Ang sabi niya po rito is, gabi, ano ito? Madaling araw na raw siya nakatulog, no? So, kasi mahaba rin talaga yung araw kahapon. Puro, ano? Best of 3 na tatlo talagang series. Inaabot. Yung dulong series lang. Hello. Okay na. And yun nga guys, so, puro 3 games kahapon. Yung lower bracket lang yata ay medyo nagiging 2-0, no? Nagiging 2-0. Mm-hmm. Pero nga, ano yung highlights ng day 3 natin kahapon? Anong match yung pinaka nagustuhan nyo kahapon? Ako, syempre yung sa T1 game pa rin. Ay, kasi sobrang dikit nung series nila yon. Kahit ako, medyo nag-alangan ako sa T1. I wasn't sure if they're gonna be making it. Pero, ayun nga, kinaya nga nila yung series.
And hopefully, mas malinis na yung magiging game nila today. Mm-hmm. Okay, secret mamaya yun. No? Okay, ikaw ano yung gusto mo dun? Siyempre, T1. Mm-hmm. Ayaw mo na Polaris? Maganda din naman yung laban ng Polaris, boss. Masakit lang yung resulta. It's just that, natalo sila eh. So, talagang, and of course, alam naman natin lahat na both of the sea na pambato natin, talagang niru-root natin to move forward. Kaso nga lang, sadly for Polaris, eh, sila na yung unang natanggal for our representative. And for T1, at least meron pa tayong aabangan all throughout this last chance qualifier. Oo, so ito tingnan muna natin dito guys kung ano na nga ba yung naging resulta. Or nasaan na ba tayo dito sa tournament natin, yung bracket natin. Eh mukhang konting ilan na lang games tong nadalabi eh, di ba? So sa apat dito sa may taas, sigurado na meron ng papasok, no? Iwan, Secret, ayan, nandiyan sa upper bracket semifinals. Sila nga yung mag-aarap mamaya. VP, Team Liquid, and Navi Extreme sa may lower bracket. Tapos Vichy Gaming and Wildcard Gaming naman. Andun din sa pangalawa, sa lower bracket, no? Ano yung ina-expect nyo rito sa... ina-expect nyo ba to yung nasa upper bracket or yung mga nasa lower bracket teams? Ano ba yung mga hindi nyo ina-expect dito? Ako, in-expect ko naman almost every single... Kasi dikit na naman din yun, yung Secret versus Extreme. Dikit naman din yung series na yan. Same goes with VC Gaming. It can go either way. Ang pinaka hindi ko lang talaga in-expect is yung bottom. I mean, yeah. Ako, I'm from NA, pero hindi ko talaga in-expect na makapasok yung wild card. And kahit sino, I believe, hindi nila in-expect. Feeling, nung pagkatapos ka ng game nila, kala mo nanalo na sila ng TN. Nag-hug-hug na sila. No airport. Parang gusto lang nila patunayan na hindi lahat ng NA and SA unang malalaglag. Ayun nga. Ikaw, KJ, in-expect ko ba itong resulta na ito ng playoffs natin? Oo. As for the upper bracket, talagang makikita natin, Bosalo, lahat ng teams na in-expect natin talagang nakapasok eh. As for day one ng ating playoffs. And kung makikita natin, sobrang dikit yung kanilang scores. Puro game 3 yung ating upper bracket kahapon. Mm-hmm. And as for, yun nga sabi ni Ishii, pretty unexpected na Polaris yung matatanggal up against Wildcard. And syempre, Wildcard Gaming, I guess hindi din nila ine-expect na makakalusot sila. Kasi yun nga sabi, nag-celebrate na after that alam mo, nanalo lang. Kung ba si Patrick Beverly na kakapanalo lang, di ba? Parang ganun eh. Pero tingnan naman natin ngayon dito kung ano yung schedule ng matches for today. So, kasi baka akala nung iba, isa-isang ano lang, series lang eh. Pero may magkasabay po na series. Pero dito sa Stream A, meron tayo first series natin, Team 1 and Team Secret. And then susunod dyan yung Vichy Gaming, Wildcard Gaming. And then yung third natin is kung sino yung matatalo sa T1 Secret, saka kung sino yung mananalo sa Vichy Gaming and Wildcard Gaming, yun yung third series natin. So yun, sa Stream B, meron din tayo dyan. Pero yung Stream B naman is Virtus Pro, Team Liquid, and then Navi, saka Extreme Gaming. Grabe yung bakbakan natin sa dalawang stream natin. No? Ikaw, ano yung pinaka-inaabangan mo ngayong araw na match? Eto, syempre, Boss Alo. Pang-opening, T1 versus Team Secret. And alam naman natin, lahat nag-aabang dito sa series na to. So, lahat nag-prepare ng maaga at gumising ng maaga. Gumising talaga na maaga. Diyos ko, alam nyo naman, ng katawan natin is mga tanghali na nagigising. Pero this TI, no? Hindi nga tayo napupuyat, pero ang aga naman natin gumigising. Gising, ayun nga. And syempre, bago ang lahat guys, pag-usapan natin, bago natin pag-usapan itong ating parating na series, pasalamatan muna natin ang ating mga kasama dito sa ating official Filipino broadcast. Syempre, meron tayo dito sa Cebu Pacific, the official airline partner of the International 2022, flying everyone via their widest domestic network and low fares all year around. Hashtag Cebu Superpass! Yun, and syempre, Rivalry, our official sportsbook partner. Support your favorite games and teams and check out the live matches when you register at rivalry.com/luponwxc. Double your deposit up to 10K by using our link. Mm-hmm. And syempre, witness good games and even greater victories with Globe at Home. Apply now for a G-Fiber plan via new.globe.com.ph/gfiber.
And syempre, ang ating Predator. Enjoy your next Dota 2 game anywhere and anytime with Helios 300. Get yours at Predator Concept Stores or at any authorized reseller near you. Hashtag, it lies within. Yun. And mga Seb, sakto sa TI season ngayon, available na ang Spirit Brothers Collection, pati na rin ang Radiant, pati Dire. Search sa fb.com/thearmorybylupon or kaya i-check na yan sa Shopee and Lazada. Available po lahat yan. Ano ba inihintay nyo? Add to cart na. At ito na nga ang matinding bakbakan ng T1 and Team Secret. Kita nyo naman sa inyong mga screen. Nandyan na. Ito si Ana. Most played hero pala niya. Patch? Totoo ba yan? Yes. Napakadami niyang heroes with a punch. They have some pretty good win rate din. Ayan, nakita natin sa monitor natin. Pero Kuya Alu, parang puyat yung mga mata nito ah. Ito yung binabash ng iba, yung Venomancer. Yung Venomancer. Oh, most peak yan ng T1, but he actually has 66% win 66? Rate. 66? Tumaas na guys. Akala nyo kasi pag pinik yung Veno, parang kickyam na kagad eh. Fish cake naman, di ba? Fish cake. Huwag niyang kickyam yan. Pero, yun nga, yung Veno pick nila nun, hanggang nung qualifiers pa lang. Pero ang kinaibahan is, nilalagay nila sa Phosphor. At least this time, may pagbabago when it comes to their win rate. Kasi usually, na bansagan na yung T1 na kapag may Venomancer, cancer na eh, no? Automatic talo daw eh. Venomancer? Venomancer. Halos wala nang tiwala yung mga tao, no? Pero guys, ito muna yung ating head-to-head matchup of the game or rivalry of the game natin between the Kun. Napaka-init. Alam mo naman, dati pa man, OG pa man, itong si Topson, nung una niyang sabak sa may pro scene, si Papi na yata yung kagad niyang nakaaway sa pub game, no? Parang ano pala to, GPK pala to, no? Mainit. Mainit eh. So, kamusta itong dalawang player na to? Semi-veteran na rin si Topson. Oo. Tingin ko naman, performance sila sa tournament. Hmm? Yung performance nila sa tournament, si Topson and Papi. For sure, kita naman natin highlights nung dalawang players na to eh. No doubt for T1, Topson is parang the center of attention when it comes to, when you say T1, it's gonna be Topson together with Ana yung una mong maiisip. And as for Team Secret, pag sinabi mo Team Secret, sino ba unang papasok sa isip mo? It's gonna be Puppy. And when it comes to their performance, since it's pretty different role, nagulat nga ako, yun yung head-to-head natin. Kasi most of the time, yung head-to-head natin, magka-role. Pero since yun nga, mukhang fanboy ng mga ano tong editor kasi natin. Kasi nga daw merong mainit na. Mainit eh. Hindi, pero kasi alam naman natin, dati talaga si Topson, syempre medyo baguhan pa siya sa scene. Yes. So wala pa, kumbaga hindi pa siya gano'n nire-respect ni Papi. Parang sino ka ba, gano'n. Kilala mo ako, si Papi ako. TI1 pa lang, di ba? Kilala natin siya. So, pero panigurado ngayon, may respeto na yan sa isa't isa. Pero bago ang lahat guys, syempre, susuporta muna tayo sa gusto nating team. Para gusto ko po Marley ngayong araw eh. Ayun yung mga matches natin ngayong araw, Secret T1, BP, Liquid, Navi, Extreme, pati Bitchy Gaming sa Wildcard. Saan tayo dito? Ayan na, nilagay na natin yan. Automatic so T1 tayo, T1 versus Secret, and then Liquid tayo versus Virtus Pro. Tapos mag-Extreme Gaming ako, hindi ako mag-Navi. Hindi ko alam bakit ganito yung tinatakbo ng utak ko. Hindi mag-Bitchy Gaming ako sa dulo. Yan, tayaan mo yung 500 dyan. Pero this match, Secret or T1, saan tayo dito? Game 1, T1. Okay, game 1, T1 daw. Pakita nga ako dyan. Maganda odds dyan eh, oh. Game 1, T1 times 2. Pwede nga yan, ah. 500. Tayaan mo ng 500 dyan. Ikaw, KJ, magtaya ka rin ng isa. Ano yung gusto mong tayaan dito? Mga King's Handicap, Over tayo. Sa map? Yan. Ano ba yan? Score? Kills, sige kills, yan, kills. 40, total 54. Kills. Tingin ko maglo-long game eh, since walang magpaparaya dito sa may... kahit first game to, talagang bakbakan na to, Boss Alo. Kasi syempre, imagine mo, dalawang games na lang kailangan mo ipanalo, secure ka na sa TI. So, yan nga guys. Nakasuporta na tayo sa ating paboriting team. Ha? Alam nyo na yan guys, rivalry.com/LuponWXC. Pero ito na, meron na tayong drop dito. Ooh. Ano yung mga ini-expect nating hero? Marcy, Van, Lucky, di ba? Yeah, kahapon lang nakakawala ito sa may Adroit eh. Pero, Adroit sa may Polaris eh. Pero ito, tingnan natin kung ano yung mga drop natin dito. Ano yung ini-expect niya mga first Van?
or picks? Primal Beast for sure, Marcy. Yeah, Marcy. I think Undying would be open and ma-pick out together with Morphling. Yun kasi talaga yung pang-diinan ng T1 eh, which is most of the time kapag napipick nila yung combination na yun, nananalo talaga yung T1. And as for Team Secret naman, I think if open si Marcy, they would pick it as well as si Clockwork pang opening nila when it comes to their draft. But yeah, I do agree. And nakita ko nga yung stats ni Marcy. Very contested hero siya. Wala pa siyang draft na nakaligtas, Kuya Lo. 100% either ban or pick siya. Every single game. So kapag pinalagpas mo yun, tapos yung win rate niya ang taas din. I think around 75 to 80% yung win rate niya. So dapat talaga auto-ban. Uy, grabe naman. Two picks na kagad tayo rito. Nakaban nga yung Marcy, Primal Beast, and then ito, Pudge. Sa side naman ng D1, binan nila dito yung SF. Enigma, isa pa nga pala sa mga hero yan. And nakaligtas nga yung Undying. So, pinick nila yan. Undying, Morphling ng T1. And then, Team Secret naman dito, nag-nix assassin, Lashrak. Kumusta yung first two picks ng T1, KJ? For me, expected siya somewhat for T1 na ito talaga yung opening nila. Kapag hindi na ban out, kasi pansin ko, most of their teams na nakalaban, hindi talaga nire-respeto itong combination ng T1. So, with regards, kasi ang daming mong ma-open kapag in-open mo din yung dalawang yun. So, much better, ito na lang yung i-open mo, even if comfort hero siya ng T1, kasi ayaw mong kalaban si Marcy and Primal Beast. So, I think it's pretty good pick for T1. They're comfortable with their heroes. And para sa akin, all goods. Kasi ang taas ng winning rate talaga nila with these two heroes. Ishi, about sa secret naman na ano, Nyx Assassin, it's ano ba, reaction pick ba to dun sa dalawang hero? Parang hindi eh, kasi yung secret kasi, kung titignan mo talaga yung draft nila, Nyx Assassin is their most picked hero and mataas din yung win rate nila. So talagang pinapriority nila tong hero to compared sa ibang team na they go for Undying, Enchantress, yung mga ganyang classic hero, but Team Secret, mukhang ito yung secret sauce nila sa kanilang lineup. Itong Lashrak na sinasabi nilang OP ngayon with the spell lifesteal. Bloodstone, with the Bloodstone. Oo, nakita natin to. Si Thompson yung gumamit. 1K GPM plus. Siya yung highest gold per minute doon sa hero na yon. Siya yung may hawak ng record and Team Secret. Pinili nila yan. Against Morphling, maganda ba siya? When it comes to like fast-paced na game, Lashrak, I think, is one of the best heroes na parang pwede mong itapat when it comes to laning. Kasi di pa natin alam sa T1 kung sino yung gagamit ng Morphling, kasi both of Thompson and Ana, sila yung nagpapakita ng gilas with this hero eh. And speaking of fast pace, mukhang yun yata. Yung ano, ruta dito ng Team Secret with this Chen pick. Papi, sa kanyang Chen. Kilalang-kilala natin yan. Saka kasi kung titignan mo eh, yung Nyx Assassin sa Kaldashak, parang ito na yung combo mo. You have two stun, di ba? May setup ka from Nyx, you have damage din sa hero, plus may tower pushing ka rin. I-complement mo siya with the Chen din, plus yung healing, alam naman natin na sila Shrek. Patulad nga na mention, spell lifesteal, di ba? Tapos meron ka pang yung ultimate Chen, yung Hand of God, yeah. There you go. Plus, kung mag-wraith pa ka pa, parang salang-sala talaga yung magiging damage dito ng T1. Yes. At saka yung mana burn din ni Nyx Assassin. Sobrang bossed yun sa isang Morphling eh. Uh-huh. Isa sa mga kaaway ng Morphling kapag naubusan siya ng mana, you cannot do anything when it comes to teamfight. So, siguro for Team Secret, the only thing na kulang sa kanila would be a right clicker, especially when it comes to Tombstone. Later on sa team fight kasi sino mag-deal ng Tombstone? Yes, kasi sa T1 naman they still have a lot of heroes to pick out para at least masagutan yung fast-paced tempo nitong Team Secret. So, parang the same draft to yesterday ha. Oh, nagtaskar na naman pala sila rito, no? So, ano yung isa pang hero dito ng T1? Kung kaya bago. Nakita ko na to sa pub game, Oracle Mid. Oh! Oracle Mid, to! Pwede! We love eh! Di ba? We love Thompson eh! Yung sa mga we love to, ako, ewa ko lang ha, kung
Eh, kasi ang gusto ko dito sa ano, sa Oracle pick, Kuya Alo, parang kung maalala mo yung laban nila na meron silang bench pull, di ba? Parang yung 4-protect-1 lineup nila. So, para magka-focus sila na maybe giving si Ana itong morphling, tapos just protecting him at the same time dealing damage. Kasi maganda nga naman yung Oracle. Kung titignan mo yung heroes ng Team Secret, yes, you have damage, but then again, yung pang-jump-in nila sa backline, it's not that great as of now. Diba? Meron ka lang Nexus Assassin, you need let's say a spirit hero or a blink hero to be able to punish yung Oracle. Kasi kung hindi, makakapag false promise at makakapag false promise yan. Yes, and basically to add sa sinabi ni Ate Ishi na mangyayari kasi kanina with the scenario na hindi pa na-pick out itong si Oracle, sabi nga ni Ishi, ang ganda ng setup sana ng Team Secret with the Nyx Assassin together with the Leshrac. But, kapag nandyan si Oracle kasi, sino yung pipiliin mo? Mm-hmm. Would you go for Morphling? Pero papaisip ka, masasave lang to na isang Oracle. Oh. Or if ikaw si Nyx Assassin, si Oracle na lang yung kukunin ko. Instead of going for Morphling. Kasi in the end, maliligtas lang yung isang Morphling. Oh. Pero ito, Team Secret, ha? Nag-pick sila dito ng Lycan. So ito yata yung kikisagot nila sa backlines lang T1 dito. So pwede naman yun, di ba? Siya yung magiging, siya yung check dito sa may Oracle para talaga ma-force sa kanya na magkibitaw yung kanyang false promise. And also, I think yung Oracle dito, yung kanyang second skill. Yes, diba? Mawala yung magic damage nitong si, ano, no? Team Secret, Leshrac, oo. Pero yun nga, nakikita nyo ba si White Moon nag-Oracle? Madalang. Parang, this is like, very rare scenario na makikita natin si Oracle dito sa LCQ. Uh-oh. Actually, depende sa situation eh. And with the current situation, parang yun yung naging sagot nila with the combination na pwedeng ibato ng Team Secret but at the same time, magpa-fireback siya. Especially, the lineup ng Team Secret, sobrang bilis ng facing ng laro na hindi kayang sumabay ng... puro kasi single target yung heroes ng T1 eh. So, the question arises, paano nila de-depend saan if every man na magsama-sama kaagad yung side ng Team Secret? Yeah, like you said, yung wave clear ng T1, sobrang wala. Wala talaga. But what's good about T1 draft is pwede pa naman nila i-flexible yung draft nila. Kasi alam naman natin si Kuku nag-offline din ang dying, di ba? Tapos pwede nilang support yung Oracle kung kailangan nila ng mas magandang hero just to answer yung Lycan and Leshrac pick nitong Team Secret. Uh-oh. Kasi pwedeng bait lang talaga itong Leshrac, itong Oracle na, sige, Oracle ang problema nyo, pero ilalagay namin sa post 5 yan, no? So, what do you think yung magiging last pick dito ng T1? Ito, nag-ban yung Team Secret ng Bristleback. So, ini-expect yata talaga nila na magiging support itong, Oracle. Side ng Secret, I think ang kulang nila is yun nga, itong carry, as you can see din sa ban ng T1. There's a very few crystallized hero available. Kung gusto nila siguro ma-complement yung faster tempo nila, I don't know if kung magiging offlane ang dying kasi to, like decent si Razor doon, di ba? Like in terms of laning. Yeah, si Boy Razor yan Naban na yung Monkey King niya eh. So wala na, isa na nga titira. Dalawa lang. Muntikan lang nga ito eh. Muntikan na ito sa SG. Kung di lang naging carry resolution Mirana yun, ewan ko na lang eh. Laglag talaga ako. Pero ito, ban ng Huskar. Yung T1 pa dito, sila pa yung nag-ban. Akala ko pwede nga sila mag-Huskar eh. No? Oh. Para somewhat, no? Makasabay sa tempo. But again, kasi kapag dinagdagan mo pa ng Huskar, yung side ng T1, parang pwede nang i-run down ng Team Secret agad-agad kapag maganda yung nagisimula nila sa laning phases. So, heroes ng T1 na at least kayang pumigil dito sa heroes ng Team Secret kasi so far, it's pretty hard to face heroes ng Team Secret kapag nanalo sa laning phase yung mga to. Talagang parang iisip ako kasi yung supports lang yung T1 yung pwedeng mag-balance ng laning phase nila eh. Ayun. Tay Dunter. Oh, naniwala na kayo mid Oracle. Baka nga, anong mangyari dito eh? Ana... Ana Undying? Carry? Pwede, no? Pwede nga, no? Topson, Topson Morphling, eh. Kailangan nila mabilis kasi mag-online yung Morphling dito sa game na to. Kasi kapag hindi, talagang sasagasaan sila ng Team Secret with the heroes na meron. Yung Secret ngayon. So, tingin ko, Viper is good?
Last date na yung secret. Oo. Ayun, Viper nga. Maganda nga naman dito. Viper carry. Nag-Viper carry na to si Chris Sainz. Baka Lycan carry and then Viper offlane. Di ba? Resolution to eh. Okay. Ursa. Ursa. Ayan, mga sagot sa mga makukunat na hero against Tidehunter. Maganda, di ba? Defusal career then kung gusto nilang mabilisang lumaban sa Heroes of T1. Kasi medyo may ano pa ako, trauma pa ako dito sa Tidehunter saka ano eh. Hindi pa ako nakamove on sa Polaris kahapon. Tidehunter saka itong ano, Undying. Pero ito na yung lineup natin is Topson, Mid, Oracle. Ayaw nyo maniwala, sinasabi ko na sa inyo. Talaga. Na sobrang dami kong pubwatch na pinanood. Diyos ko, Oracle, Topson. Interesting. Kaya, Sanji. Blade build din, gano'n, dagon. Mm, pwede na. Pang burst na lang. Nag-aganims din siya. Pagkakaya niya, nag-aganims siya. Okay. Base sa lineup, I'll just go T1. T1 tayo. T1 ka ba din? T1 tayo. Mid ano na to, Oracle, T1 pa si Sisi. T1 tayo, kasi naniniwala ako sa 100% win rate ng Morphling ng T1. Ayun, 100% Morphling pala to, 100% win rate. Ikaw, KJ. Sige. T1. Sige, sa T1 tayo, guys. Syempre, puso. Ako, napakaganda ng drop ng ano, ng Secret. Napakalupit ng mga player niyan. Ganda ng performance nila sa XG. T1 din ako. 'Yun ang ating prediction dito, guys. Puso na tayo. Dapat 'yan, hindi na tinatanong 'to eh. Pero itong game prediction is brought to us by rivalry.com, guys. Again, gusto nyong supportahan ng inyong paboritong team, mag-register na kayo, Lupon WXC. So, ito na guys, tingnan naman natin kung ano yung magiging komento rito ng dalawang nagagwapuhan. At may mga tulog na caster, no? Jay and Jules, Double J, pasok! Maraming salamat, Boss Alo, and good morning sa lahat ng tropa natin. Yes, grabing good morning. Goods na goods ang morning, T1 versus Team Secret. Ikaw ba, do you agree sa panel natin? Siyempre, ito yung talagang kaabang-abang dito sa day 4 natin dito sa LCQ. Siyempre, T1, isa ng, parang yung isa na nga nating Southeast Asia representative kagabi. Nagpaalam na yung Polaris, sad to say. Pero this time naman T1, upper bracket against dito sa Secret. Then kita na natin drop. What do you think sa drop? Kasi, ano to eh, kumbaga, either of the two eh, na Nostra na nga ni Boss Alo, yung high risk, high reward na Oracle, which is mid lane, harapin kasi nila dito, Zumeta. Yun ang problem. Yun nga, kumbaga, kahit sino naman sigurong Pinoy na sumusuport sa T1, gusto natin sila manalo. Ah, syempre. Pero this team number one kasi natin, ang hirap nila ipagtanggol kasi medyo lamang talaga sa lineup, guys, yung Secret. Kasi nga, ano sila, units, may Lycan sila, may Leshrac sila na may Diabolic, then meron silang Chen. So, napakaraming unit if ever mamaya push. Pero may type naman eh, yung Tidehunter si Puku, siyempre pwedeng mag-dep sa mga possible push. With the Aghanims. Yes, the Aghanims, with the Anchor Smash, with the Kraken. So, medyo makunat naman siya. Kaso sa Ursa nga lang, pag medyo marami na item, walang makunat-kulat. Walang makunat talaga, for sure. And alam naman natin, once maka-pick off lang yan, down yung Ravage, easy Roshan kasi yan eh. Yes. Yung lineup dito ng Team Secret. Pero anyways, good luck sa both teams. Medyo may pabor pagdating sa prediction sa T1. Pero syempre, draft-wise, kumbaga parang Team Secret. Pero kung draft, talagang Secret. And syempre, bago lahat guys, good morning sa lahat ng viewers natin dyan. Through Facebook, Twitch, and YouTube. Yan kung sa inyo guys, share nyo na itong live stream natin para malaman din ng mga tropa nyo, ng mga kamag-anak nyo na live na po ang ating laban dito sa LCQ Day na. Uy, pero with the adjustment dito, with the adjustment, resolution ang pinag-mid nila. Then, Leshrac. Saan si Leshrac? Offlane? Kung doon nagkakamali, nasa offlane. Sabagay, nakita ko na kasi yan dati, Jay, yung Oracle mid. Napakasakit talaga. Sa resolution kasi dito, like yung nabanggit nga ni Boss Alo, nakas ko yung game nila against Extreme Gaming. Ibang klase yung pinamalas na performance talaga sa series or na nun. Pwedeng plano din talaga nila yung Lycan. Kasi nga, kung mayaman yung Lycan, early Domi, anong gagawin ng lineup T1? Diba? Medyo mahirapan. Pero, tingnan natin, medyo bigla ang switch to, ako tutuusin ha, kasi
Yes, lugi sila Shrek, pero hindi naman total yung gulping-gulpe. Oo. Pero ang iniisip siguro nila, yung Lycan kasi malulugi sa top. Kaya, eh, mas mainam na lang na, mas mainam for resolution na dito na lang siya ilagay sa gitna. And at the same time, yung mga doggy dogs niya dito, I mean, mas mabilis yung progression niya pagdating sa... Kasi nagiging secondary carry na talaga siya, yung nagiging playstyle ng Team Secret, eh, pag nalulugi. Tsaka, alam naman natin, Lycan is, nag-online siya pag... Last level niya, eh, nakuha niya yung domino ng mabilis. Sa top lane, mahirap siya dahil Morph against UD ang kalay niya rito. So, mahirap talaga. Eh, kung ilagay nila, Leshrac mix. So, ang hirap mang go. As a UD, wala kang magagawa. Diba? Yes, maaras mo, pero walang way para mabaon sa lupa na lane. Eh. Pero as of now, wala namang bully lane na maituturing. No? Still, atas lang naman yung last hit. Resolution dito in Topson sa gitna. Lamang pa nga eh, kutusin. Lamang pa si Rezo dito. Dia's middle tower is under attack. Sa bottom lane, wala tayo pang nakikitang masyadong yes, action doon. Kasi or sa Niku, or sa Crystallis and Kuko dito with a Tidehunter kasama yung to Scar. Wala, defensive lang talaga si Lira dito. Chen farming lang, Chen no? Ursa, ikaw, dalawang mili ba naman kayo against Ursa eh. Talaga wala kayong gagawin dyan. Yun lang talaga mag-farm. Same with Ana, mga... Speaking of Ana, napa-waveform, kaso hindi niya napatama, no? Close but no cigar. Kung tumama lang sana yung waveform, may hindi chance. Hindi pa rin nata, eh. Oo, may chance na... May chance, yes, oo, may mapatay chance. Dito si Zayak. Mahirap pa rin. Eh, ngayon, guys, wala pa nangyayari. Talagang sa ngayon, all-in lanes muna talaga. Kung mga gustong umabol pala ng bet dyan, guys, syempre, punta lang kayo sa rivalry.com/info. Pero ito, nagbay naglalaman. Ito na yung first attempt. Repair for Whitemon. Kaya kayang reverse today. And Nisha taking down Whitemon. And that first blood, syempre, brought to us by Rivalry para supportan ninyo mga paboritong teams ngayong last chance qualifiers ng the international register lang sa rivalry.com/LuponWXC to get your up to $200. Welcome bonus. Message lang po kayo sa Kuya Nix page if interested at may mga katanungan. Hashtag RivalryXLuponWXC. Ayun ang problema ni Whitemon dito sa top lane. Hindi siya pwede talaga magpa-dogi-dogi. Kasi nga, hindi naman like an Nix yung kalay niya eh. Talagang ang ganda nung adjustment na secret na ginawa rito. Nasa likod si Ana that time. Nagpa-farm siya. Wala talaga. Wala talagang gagawin si Ana. Kasi nga, Nix sa simple slash rock, talagang hindi siya pwede. Kasi, yes, makakatulong siya. Normal. Pero hanggang dun lang. Yung itong bottom lane, kasi parang dalawang lane ngayon, talo agad eh. Parang medyo nalulugi. Favorable lang ng bahagya for Team Secret. Hindi naman totaling talong-talo. Pero ito mo kasi na lamang yung dalawang lane ng Secret. Dito. Si Poppy, nilalaro pa niya dito is Chen. Alam naman natin si Poppy pag ito yung mga hawak niya na hero like Enchantress. Parang Chen. Si taas no farm eh. Parang kampi lang niya dati ni Kuroki. Kumbaga, mga hero nila yun eh. Mga nagsasummon yung ulit eh. Yup. Daming extra curricular na ginagamit nila sometimes pang take lang ng information. Pinapagala nila yung mga control units nila. Same as yung doggy dogs dito nung Lycan. Ang hirap niyan eh kasi yung detection para lang matunugan. Yes, nasusundan ka na ba ng dogs? Ito, bottom lane na mayaman naman si Kuku. Mm-hmm. Mas medyo lamang siya sa lati. Lasik against dito kay Ursa. Pero Ursa is Ursa kasi. Eh na. Try. Si Crystallis at least itong si Kuku. Pakuluan. Siyempre, that's Tidehunter na napakakunat. What do you expect for Kuku dito? Will he go for that early axe or proper initiator? Kasi siya yung magsisilbing ano dito. Wala. Para sa akin, wala rin naman kahit mag-dagger kay. Mm-hmm. Yes, dagger ravage. Anong kasunod? Wala. Walang follow-up. No? Yes. Kaso mas maganda na kung... Uy, may nangyaring patay sa baba. Pero Poppy, top lane. Sepper mapapatay. Pero yun lang. Topias, mga kaibigan. Taking down Nisha with his first rotation. Yes. That paid off. Eh, kailangan eh. Hindi nila pwede hayaan na mag-own yung Leshrac sa top, diba? Pero, yun nga, hindi natin nakita sa cam na namatay rin si Sepper sa bottom. Kuku, binibigyan dito, mamamatay. Kailangan niya na mag-TP out, pero yung overpower. Oh! One more right click! Close but no cigar. And just in the nick of time, Kuku dito managed na makapag-TP out. And maganda dun, sa bounty na rin agad siya nag-TP siya para bumili pa ng salve whatsoever. Ano lang lakad pang rekta, ano talaga yung TP sa base. And, wala mo yun ha. Apa, nabuhay pa nga si Kuko doon. Pero ito,
rotation ng support ng Secret nasa mid lahat. Ang gagawin nila rito, ah, pwede nila i-pressure na yung mid. Domi na rin naman si Rezo dito. Ito na, Jay, dito na mag-uumpisa yung dilubyo. Ang kalbaryo. Ang dilubyo ng T1 dahil level 6 na yung Lycan, may Domi na. And ayun na, nakita mo si Papi, color blue, si Chen yan. On... Pwede na mag-pressure ng tower, no? Yes. Tumama pa yung stun dito kay Sepper. Makakapag-snowball pero still delikado pa rin siya. Patay pa rin yung stun ng si controlled Sepper. Unit. 0-2-4 Sepper. And wala ka talaga magagawa sa part na yan. Talagang, wala eh, bitawa mo na yung keyboard once mahuli yes. Ka. Pero ang ganda na naman ginawa ni Kuo. Immediately TP mid. So para talagang hindi... Maprotektahan yung tier 1. Para mapigilan yung gusto mangyari dito ng Secret din ito. Biglang rotation sa top. Walang vision. Yung T1... Medyo advanced, pero maingat man sila rito. So, wala masyadong mangyayari. Pero I think, isang first tower sa top. Dito yung unang gera natin, eh, Pever. So lang, look at Topson. Napaka-ballsy na ito. Even though wala siyang vision, tamang kuha ka ng stack. Nangunguha ng stack. Itong aura. Nakagaw ng stack si para sana kay Nisha to. Since namatay si Nisha, laking pambawi. Pero well played si Topya sa part na to. And pinunta nila yung Morphling sa gitna para siya na muna, you know? Mag-take ang experience niyan. Zaya. Snowball is there by White. Sorry, Sepper. Kapipitas with the eye shard together with four heroes, no? Yes. 3-2. Parang medyo ano to ha. Dahil nga mainit upper bracket, medyo mababa yung patay natin, di ba? Tsaka based on lineup kasi. More on sitting, ano lang tayo eh. Farm-farm lang eh. Farm-farm lang. Oh. Kung maga may both teams may nihintay na timing. Oo, oh, okay. Yun ang problema dito. Kaya hindi siya natin masabing boring kasi boring eh. Upper bracket na to. Anong boring-boring? Lahat ng teams maingat. There's no room for error dito sa larun to. And what can you say about this defusal early for Ursa? Hindi siya magpa-farming type. Hindi siya magpa-fury. Flash farmer. I think yung mid laner at carry dito ng T1. Kasi yung lineup nga nila eh. Kailangan na active. Kaso lang, bas, delikado si Nisha. White Mondo, one more right click, hindi abutin ni Zayak, pero nag-abol pa rin din si Topias and Topson. That's why I picked this Oracle and then TP out! Pero abutan pa rin, yes. Nandun yung control unit. Yes. For the stun. For one kills lang. Pero yun nga, balik tayo sa kanina. Siguro yung defusal ni Ursa is magbe-benefit dahil nga yung lineup na kasama niya is pang early, like Nishrak, Chen. Yung defusal, syempre, maganda sa akin sa Tide. Walang mawala ng mana, sa Morph, di ba? Yun nga, no, kung di mag-early blink si Kuko, like, maubusan lang agad siya ng mana dito, makikita mo makakasalubog. Yun ang walang Ravage. Yun ang mahirap dito. Hindi, pero kung Arcane Axe man siya, marami siya mana. Yun ang maganda rito. Morphling naman Ana dito. Very standard item build lang. Going for Dragon Lance for that at least attack range, ano? At tsaka stat, hindi, yung stats kasi. Yes, yung hinahabol niya dito, no? Resolution, rekta na to. Helm of Overlord talaga para meron na siyang kasama rin. Ancient Crypts. Baba na level ni, ano, ni Zayak dito. Level 4. Sabagay, 10 minutes. Magkakatom naman siya rito. Pero ang baba rin. Pero ni siya level 6. As of now, top the net itong dalawang core heroes ng Team Secret, especially itong si Resolution, no? Hindi talaga mapipigilan kasi yung farm ng Lycan, eh. Sobra. Malabo talaga mapigilan yung farm. Yes, mapapera pa mo, pero yung farm malabo. Spotted sa words, ha? Yung three players dito ng Team Secret. So, yes. Aware yung T1 kung sino yung mga tao. Pwede nilang bigyan dito sa top. Look at White Moon, napakatapang na position 5. Kailangan mag-back. Imposible. Pumapasok ang post 5 dito, pero, binugaw, no? Maghabol ba sila? Hindi sila aabot. Pero kung makikita ni Sepper with a snowball, why not? Hindi ba masyadong maaga yung ginawa ni White Moon? White Moon, binugaw niya, no? Parang pag natin na gera, na dito lang. Obvious. Incredible Hulk, eh. Biglang kaso. Nagsigasigaan sa gitna, kaso ito, magtinakbuhan nga lang ng kalaban. Teka, post 5 ang angas. Dito lang ang first blood, hindi, Secret? Yes, yeah, secret. Napatay si Sepper. Yes, sa baba.
Ah, si Whitemon, si Whitemon pala, si Whitemon sa top. Nakakuha nun, Lesh. Pero as of now, boss, you're surprisingly 10 minutes na sa game natin with the Barangay Tibay lineup. Hindi pa nakakapag-take ng objective dito yung... Both teams, kamo. Hindi, sa bagay, yung T1, wala... Expected sa secret kasi. Hindi. Oh. Sa T1 kasi, wala silang pantake. Pantake. Pero secret, sa secret, madami. Secret kasi may... Hindi, para sa amin, mali din ginagawa yung secret. Masyado sila nagsasama-sama. Mm-hmm. So, yung level nila, nag-share. Nag-share sa level, kaya ang baba. Dino lang siya, kung okay, ano, ani siya rito, pwede siya mag-split eh. Mm. Diba? Okay, kung rumotate sa kanya, hindi yung at least yung apat na kampi niya, tumitik. Okay, pero ito, speaking of yung snowball plus the stun, Topias, kaya ba today resolution? Sobrang bilis ng movement speed, pero kapag shapeshift, kailangan pa nalang isang hold. Kaya bang mamatay mo ang buhay pa rin, ha? Tumama yung stun sa likod, kaso sayak! It's very risky play, pero yung control unit may gante, iniwan lang ni Resolution. Plus the tip. Yup. Wala siya doon, pero pinatay niya. Wala, masakit masyado yung mga ala. So, problema lang kasi ni Oracle, yes, masakit siya, pero malambot. Yun yung downside. Downside, yung malambot eh. Tahimik lang si Crystalis. Aba, wala naman na si Kuko dito. Pre-farming yung Ursa, and as of now, ito yung pinaka-rare na tower na makukuha mo early sa game. Nauna pa yung first tower sa... Offlane. Offlane. Hindi, I mean safe lane ng secret. Madalas kasi, di ba, yan yung pinaka-huli. Mm-hmm. Yeah, tutusin talaga, yan yung pinaka-huli na titake. Pero this time nga kasi, sumobra sila sa... stay sa top. 3K advantage, importante naman dito is for Team Secret. Even nagsasama-sama sila, sila pa rin yung ahead in terms of network. Pero di pa natin nakikita yung full potential dito ng T1. Saber, auto. Auto deward agad by Zayak. Alam ni Zayak yung mga galawan. Pero ito, Zayak. Saber nakakaramdam. Tier 1 tower, yung potential na mapupush. Pumasok agad si Crystallize. Pwede mag-rabbit si Kuko. Di siya pwede maubusan ng mana. Kagamitin niya na agad. And Snowball is there to kill Crystallize. And Nisha, nabato ng Ice Water, mga kaibigan. Pero kaya bang i-verse? Hindi tumama yung Split Earth niya. Tutukan na ang daming heroes. And one position, tanggal sa equation. May ganti naman towards Zephyr, pero yung booties na nakuha ng T1 doon, Boss Jules, sobrang sulit. Ang napagtaka doon, anong ginagawa ni Crystallis? Yun na nga eh, rolling na siya, alayo, four heroes yun. Alayo pa ng kampi niya eh. Yes, nandun si Nyx sa sin double stun, double impale, napakaganda. Ito, kitang-kita naman natin, oh. Ah, nabuli na yung dip. Ngayon pa alayo pa nung ano eh. Alayo pa nung ano eh. Nung mga kampi niya eh. Oh, wala pa siyang defusal sa time wala na pa to. Nga. Nasa courier pa. Ayan, na-ravage. Nagamit niya na yung enrage dito. Ayun, nawala. Plus, nadamay pa nga si Nisha. Mahaba ka, sabi niya dito kay Crystallis. Eh, syempre, yung instant replay natin presented by Predator. Hashtag, yeah. It lies within. Pero ito lang. Walang Ravage. Ito walang Ravage. Yes. Pwedeng mag-Roshan yung instant team. Instant Roshan agad ang ginawa rito ng Secret. Okay lang sa ni Crystallis. At iso lang Ravage. Auto Roshan naman tayo. Tsaka hindi natapyasan eh yung network na 3K after nila makakuha ng tokens na. Mayaman eh. Mayaman. Sinisyo kahit paano, kahit sabi mong 5-8. Mayaman pa rin yan. That rush kill, syempre, brought to us by Vortex. For your PC upgrade needs, just go to Vortex on Facebook, hashtag GoForVortexBaby. Ay, ay, ay. All six ang score natin, Jay. Pero feeling ko, dehado pa rin talaga yung T1 dito. Kasi nga, dahil sa lineup nila, wala silang spam. Tied lang. Spam nila, so as long na walang Ravage, ang hirap lumaban. Yup. Kailangan na naikuko nung Aghanims talaga. And sobrang OP nung Leshra. Kaso hindi yata siya mag-hugs eh. Ang queuing item niya is rate pack. Oo, sa bagay, kailangan muna. Kasi kumbaga third to or fourth item na lang potentially yung Aghanims. So now, yung Leshra mukhang buo na, Boss Jules ah. Ah, buo na yung Bloodstone. Alam naman natin guys, Bloodstone medyo, hindi natin sabihing OP. Maganda lang. Maganda yung Bloodstone ngayon guys. Alo kay Lesh, syempre. Pero ito, second tower will be down sa side ng T1. So, ano nila pipigilan doon? Upgraded Domina rin yung si Rezo rito going for drums. Topso naman, meron na siyang Uggs. Pero hindi enough yung Uggs nito para makadip eh. So, meron na siyang Rain of Destiny. Yan parang AOE ano yan eh, na umuulan na hill para sa mga kampi mo. Pero ito, speaking of secret, nakasood. The smoke, napag-drop ng na. Cards, Whitemon.
Where na sila dito? Team Secret, pero hindi makukulong sa Archer doon. Yung next assassin. Sa din nila, Drums of Endurance available na for Lycan and may Blink Dagger na rin saktong-sakto. Kasabay lang para sa Ursa. And paano na ang mangyayari sa T1 dito? How to def T1? Wave 2 tower, potential push, hindi mapigilan. As of now, ng T1 to. So, walang kahirap-hirap. Tamang control unit lang to, Sir Jules, sa Team Secret. Diba ni Kuku yung item niya, bumuo siya ng Halberd. Tapos, tsaka siya mag-rate up. Kailangan eh. Kailangan na talaga. Yung kasi talaga ipapatay sa kanya, yung Ursa. So, maganda rin yan. Siyempre, status resist, plus yung disarm, siyempre, sa Ursa. And since wala kang burst dito sa lineup ng T1, sobrang bosset nung mechanism and hadok pad. Ang hirap pumatay, no? May, yun na nga, JC mo. Ang hirap na nga, tutusin, may hirap talaga pumatay sa side ng T1. Kasi kahit naman may Ravage, hindi naman ganung lakas ng burst damage ng T1 eh. Plus, nandun pa yung sustain ng mga aura, mecha, hanap god. Diba? If ever may pipe pa nga, sobrang wala na talaga halos mamamatay ata sa secret eh. Pero ito ha, ages 2 minutes, nakatik naman ng dalawang second tower o level 2 tower itong secret. Pero, ewan ko kung gagamitin pa ba nila to para sa bottom or magpapar pa rin ba sila? Albert is online for Coco. Siguro wait na lang muna nilang ma-expire yung Aegis of the Immortal. Hindi pa gumagawa ng maneuver eh. Or move yung T1 para tumesting against Team Secret. Kaso nga lang, here comes the Blink It. But the disarm, isang mabilisang real quick lang to kill Opias dito sa mid lane. Yes, and nice catch by Secret. Si Thompson pa nga yung na-hold nila rito. Pero yung bottom lane nila pushing, so ang gagawin ng Secret dito? Kailangan may pumunta. Uy, pero white mo nakita. Yup. Nakita na ka. Aso. Grabe. Grabe nga yung mga wild dogs. Parang pagpunaling araw lang dito sa Bibura. Dito ka mapapatanong ngayon na kung sino man yung nag-shot call nung mid Oracle. Wala lang siguro. Nagising lang si Thompson. Ah, mag-Oracle mid ako ngayon. Parang trip ko mag-Oracle mid ngayon. Sabihin ko kay March mamaya at Kuko. Basta i-pick nyo yung Oracle, gagamitin kayo sa mid. Hindi, hindi naman sa ganun siguro na scenario. Siguro ano lang, ang tawag rito, nag-rush kasi. Mm. Siyempre, maganda yung Oracle against sa mga Magic. Siyempre, yung Fate Edict, walang bawas yung mga Magic. Diba, alam naman natin yun. So, feeling niya, mag-rush rock mid. Pero ang ganda kasi yung ginawa ng Secret. Adjustment eh. In-adjust nila rush, tapos pumix sila ng mga summon unit. So, siyempre, yung lineup pa ng T1, Undying, Taskar, ba parang anong way nyo para mag-dip? Wala. Pero Aegis ay mawawala na. 15 seconds. Siguro, hihintayin pa neto, Jay. Eh. Hindi pa basa-basa high ground itong secret eh. Kasi, gagawin nila play safe na. Kasi alam nilang sila nilamang eh. Napang action Jackson as of now. Going for defensive item din kasi yung Morphling dito ni Anay. So, wala ka pa talagang mahihit ng damage kundi yung legit na right-click na lang. Ano pala? Ano na ba? BKB eh. Nag-BKB din kasi dito si Ana eh. BKB siya. So, kailangan na kailangan niya yan eh. Hindi man totally defensive. Parang, as a morph, diba? Pag wala kang BKB, talagang hindi ka rin talaga makaka-free hit eh. Fresh Rock, meron naman siya rito. BOT, Bloodstone, going for a... Blink Daggers. Blink Dagger ka rito. Pero Ana dito, at least, hindi siya totally pressured. Wala sa kanya yung ano, wala sa kanya yung bully dogs dito ng Team Secret. Malaya siya nakakapag-farm. That's why pumapangalawa siya pagdating sa network. Diba, umisa pala sinabi ko na, ang hirap, kumbaga parang gusto mo manalo yung T1, pero ang hirap ipagtanggol. Dahil nga, pero ito na. Ito nagawa na sila ng move. Baka ito na, magamit man lang yung Reign of Destiny. Chance sa to ha, Crystalis, wala ng Aegis of the Immortal, Kuku, pero kumabaya ba? Ice Shard, nandun yung Snowball at least, pero hindi nila nakulong eh. Pwede lumaban na nakapag-enrange na. And here comes Team Secret, pero ganda nung Ravage ay Kuku. Connecting on 4, but the Hand of God sustain. Kaso naipit na si Resolution. Pulutan ang nagawa dito sa Doggy Dogs. And now Nisha, kumunek yung stun actually ha. Pero Whitemon needs to slow them down. Waveform, para kaya nang ganda nung kopya niya. Doon sa next assassin with a Spy Carapace, but the Splinter bursting him down. And here comes Team Secret, the counter
punch para sa malalaro dito na sila Nisha and Crystalis, TP Autopias. Kapag push and wide mo as well, makakapag-out. Hindi nakapag-switch STR doon si... na siguro ko nakapag-switch siya, pwedeng, pwedeng iba pa yung mangyari. Pero, nice clash by T1, no? Kahit paano, they managed to kill the resolution ni Lycan nga sa mid. Samantalang Ana, kinopia ni Xasadin. Ang utak ni Ana, no? Kinopia niya si Xasadin. Para may stun sila. Para may carapace against dun sa Leshrac. Pero yun nga, dahil nga na-impale or na-stun siya dito ni Zayak, eh, na-burst down siya, morphing dun. And dahil nga wala na namang Ravage dito, tignan natin kung papaborba for Team Secret yung rush timing. Ayun. Diba? Ang ito wala pa sa Rosh, wala na naman silang pang-contest. Kumbaga, guys, ito, lalabas si Rosh, 27 seconds. Last minimum, Rosh timer. Oo, oh, minimum lang yan. Pero ito, yung replay natin, makita natin, medyo pilit na, yes, yung go ng T1, pero ganda pa rin eh. Uy, nakakuha ng kill actually, ha. Ito yung Ravage ni Kuko. Naipit din kasi yung Lycan boss kills eh. Oo, oh, naano siya, oh, kung ano-anong stun yung sinalo kaya namatay. Ah, dito na siya nakapag-BKB, anak. That's why, nung pag-waveform niya, kopya ng next assassin, wala na siyang pang-pong. Na-impale siya eh. Ay, no, na-impale siya ni Zayak. Then, na-splitter. Eh, siyempre, yung instant replay natin presented by Predator. Habang nangyayari yung replay natin, guys, napitas ng Ursa, yung Ascar. Yun, so, hindi natin nakita kung paano, pero nga, namatay. Buti na lang kamo, almost, kulang-kulang 1 minute yung naging... Rosh Rispo natin oh, na, dito, kaya pwedeng magkaroon ng Ravage. Pwede pa, may kumbaga binigyan pala pag-asa itong T1 na, sige, send natin Rosh yan. Para medyo maganda naman yung laban, hindi maging one-sided. Pero tos, kakawala na ng sud ng Secret. May magandang vision yung T1 dito. Kaso may pa-vision din kasi dahil sa alaga ni Rezo eh. Basher na yung magiging next item ng Ursa. Hindi advantage. Roshan, magre-respawn na in 2 seconds. Smoke dito yung T1. Kailangan nilang makakuha ng pick off. And maybe, just maybe, sila yung makapag-take ng Roshan. Siguro, magandang mahuli nila ito, Lesh. Wala naman pang nag-test ko, tutusin eh. So lang, ito na, boss. Ito na, wala silang pakisa nararamdaman ng T1 dito kahit na may Ravage. Pero, ang tanong, are they aware? Alam nila yung dogs sa scout lang. Nakasmoke pa naman as of now dito yung T1. Kaso yes, kung malilate na, nag-stack. Dito yung Fury's wife. So siya na rin, hahawak nung Aghanim Shard. Yes. And that Rosh kill, again, brought to us by Vortex. For your PC gaming upgrade and needs, just go to Vortex PC on Facebook. Hashtag go for Vortex, baby. Aray, ngayon nakakapag-sneaky Rosh. Medyo... papunta rin na, na rin na may T1. Siguro masyado lang late lang na lang yung nangyari dito. And Ana naman, BKB siya, mass of the threads, going for Skadi nga rito. Kailangan niya yan for stats. Tingin ko kaya naman natin ng T1 pag tumagal eh. Kaya nila actually. Sadyang ma-utilize na lang nila maayos yung Ravage. Pinalulugi lang talaga nila, Sir Jules, is plugging sa Team Secret eh, yung AGs. Ayun na eh, wala talaga. As, medyo expected na natin yung Roshan, mapupunta talaga madalas sa Secret. Kasi sila naman talaga yung malakas mag-Roshan. Meron sila mga alaga, may ursa kang nagpapatong yung Fury Swipes dun. So, pero ito, Jay, meron nata tayong flash. Ay, natumalo na! Yup, and wide mo na agad yung target. Nakapag-drop naman ng Tombstone, pero Kuko, umuabuelo ng Ravage naman ng Splatter dito. Topias, parang support sa lambot lang, pero sa likod, nakuha na nila si Whitemon undying. Snowball lang for Zephyr. Medyo messy ng teamfight. And Crystalis focusing on Kuko to support. Namatay si Morty! And actually, Anna pa yung magbibitas. Tamay mo na rin si Kuko. And next to Paul Wolfie, Kuko. Wow. And this could be a team wipe. Zephyr running for his life. Papasukin na siya dito hanggang sa Ancient. Ubos! Pati Pantubos and Team Secret. Wala talaga. Isipin mo, may... may pinuntahan si Ana eh, pero namatay nga siya doon. Then suddenly, si Crystalis bilang talon. Ganda ng talon ha, wala silang vision. Talagang talon lang kung talon. Si Kuko gumigit na nung time na yun, pero walang mga players. Ang masasabi ko lang dito, Jay, huwag
na mag-invento muna. Oo. Dahil napapanish eh, nakaka-counter. Sa pub lang to. Yung hindi, hindi naman dahil sa pub. Pwede siguro yung Oracle made ko last week. Oo. Diba? Ko last week. Mayroon pa si high pick agad, tapos, diba, puro, pinik nyo, puro mga single target o wala masyadong AOE. So, ayun ang ginawa ng secret dito. Sabi mo, wala lang masyado nagla-likean eh. Pero secret, nag-likean sila. Dahil nga, alam nila na wala talaga eh. Walang makapag-punish dito sa mga control unit. And here comes Crystalis. Spotted agad si White Moon dito. Na-isolate nila halos lahat ng players yes, ng team. Kuko nandito together with Topias. Kaso si Ana kasi hindi natin nakita kung ano nangyari. Dating siya, na-hold. Pero ito na yung try. Patay yung Oracle. Immediate buyback para kay Topias. Kuko, delikado. Waveform in. Only next assassin lang yung magiging casualty. Pero naghahabol pa sila dito. Meron pang Aegis of the Immortal. Si Crystalis pero na-realize na Team Secret. Na teka, bakit kami matatakot? Here comes the Ravage Gun from Kuko. Na-force promise siya dito ha. Ni Topias. Kaso nga lang, where's the damage? Wala makapag-dish. And damage for T1, and isa-isa na sila dito nga nangangamatay, and Ana Banana. Amoy GG. Yup, and GG is gold. One-sided yung game natin, talagang outdrop. Kung masasabi natin, outdrop talaga yung nangyari, guys. Siguro sa ibang paraan nila pwede magamit kinilot. Yung... Hindi, I mean, sa ibang paraan o sa ibang time nila pwede i-pick yung Oracle Mid. Pero this time kasi masyado na-punish eh. Yun na nga, guys. Siguro all throughout the game parang wala eh, it's all about Team Secret eh, yes. Na hindi mahanap ng iwan yung exact na gagawin nila para counterin yung yes yun na nga yung nangyari sa game number 1 natin. Eh tingnan lang natin kung anong masasabi ng ating mga panelists. Ngat ngat, very good yun yung ginawa doon nung Lycan netong si Resolution, and kasama ko again KJ and Ishii. Ano masabi natin sa game number 1? Ayun nga, katulad nga ng sabi ni Jules, all throughout the game, talagang Team Secret yun na naigan, nahirapan sila doon sa Lycan. And ano ba ba, Nyx Assassin also had some pretty good stunts and plays. Pero yun nga, talagang na-overwhelm sila sa low cooldown spells din ng Secret. Yes, I agree. And yun nga, basically when it comes to draft talaga, that game, mm-hmm. Team Secret, makikita mo yung plano nila eh. They are ready to face T1, especially knowing T1, yun nga sabi natin, they do have their comfort heroes with Undying and Morphling. But again, yung mga sumunod na team, mga sumunod na pick. Yung mga sumunod succeeding picks kasi hindi siya bagay up against, you know, Team Secret. Although Oracle is good sa mid lane, if it's gonna be less shock yung kanya magiging katapat, but again Team Secret knows na okay, kinounter mo sa less shock, why not let's put Resolution onto the middle lane. Yun yung naging solution ng Team Secret. Grabe. And then boom, grabe yung experience ng siguro si Papi yung nag-call noon. Okay, kaya nila pinick to against less shock, gawin natin, pick tayo ng Lycan. Parang basa na ni Papi na pwede to mag mid ano, mid Oracle eh. So pick talaga tayo ng Lycan. After Lycan pick, halos ano na, no? Parang semi-GG na. Oo, ayun nga. Dalawa lang ang pwede yung pamilihan eh. I-adjust mo yung Oracle mo na talagang support mid lane, mo. Isusupport mo, i-offlane mo yung Undying, pipili ka pa ng mid, or imi-mid mo yung Morphling, pipili ka pa ng carry. Marami pa naman, pero mga napag-desisyonan nila na mag-mid. Pero kasi talaga yung downside kapag limited yung hero pool na pinakita mo or pinaractice mo ng group stage. Eh. And even now, di ba, alam natin, unit yun lang din yun, how many times did they pick si Undying, how many times they pick si Primal Beast, ngayon napapanabapan na si Primal Beast. I feel like medyo nahihirapan yung T1 to find the right balance dun sa draft and picks nila. Well, sa side ni Poppy, he figured out exactly kung anong klaseng gameplay yung gustong gawin ng T1. Kaya kita mo, all throughout yung pickings natin, di ba? Tulad na mention ni KG, ang ganda. Parang never lumamang yung T1 kada nagpipick yung parehong team natin. Parang sabi mo, oh, ang ganda na naman ang pick ng Secret. Ang ganda ng reaction, oh, yung mga ganun. Yung strat is talagang kung ano yung strat na nilatag ni Captain Papi. Yun yung ginawa nila buong game. Parang 10 minutes, basag yung tatlong tier 1 tower. 15 minutes, na-take over na nila yung jungle ng kalaban. Outpost, nakuha na rin nila. Yung 2 towers na binabasag nila nun eh, no? It feels like Team Secret kasi, I mean, 41, masyado silang nag-react sa... less shock pick ng Team Secret na okay, let's counter the zero, but at the same time, na-neglect nila yung fact na
sobrang fast-paced ng heroes ng Team Secret na if they do not win those lanes, yeah, talagang ira-run down kayo ng heroes ng Team Secret. That is why it's pretty easy game for Secret on this game number one. So ito, tingnan muna natin kung sino nga ba ang ating MVP of the game. Sino hula nyo? Nakita ko eh. Okay, so, ay, nakita nyo pala. Resolution sa kanyang Lycan. 7-0-1 saka 9 na assist, no? Saka lakas. Ano eh, parang si Rezo talaga yung semi-carry yata dito. Chrysalis, parang dagdag na lang. Parang pala, ano pala ito eh, OG style eh, no? Yung offlane yung nag... Actually, yan yung napag-usapan namin dati. Parang nilapaw. Kailangan daw yung offlane mo ngayon is kaya mo yung aggressive, kaya yung utility, kaya yung mga tanky-tanky lang, flexible lang. Hindi na daw pwede yung mga offline lang na laging setup. So, resolution, grabe yung kanya performance simula pa nung day 1 at ngayon. Nagpapakita ang gilas dito. So, ano yung mga adjustment na ina-expect natin for both teams, especially T1? For me, T1, nung nanonood tayo sa kabila, tingin ko... kung pipick pa rin nila yung Undying at saka eto nga ang Morphling, they need to address yung mga heroes katulad ng ginawa ng Team Secret kanina. Pero open book na kasi sila for Team Secret sa ngayon. So I guess they would change their draft this second game. Ako may phobia pa talaga ako doon sa Undying Tidehunter. Sobrang bagal ng ano, sobrang bagal ng tempo nun. Parang hindi, mabilis ka mabagal. Oo, parang hindi nagmamatch niyo. Hindi nagmamatch eh. Parang kung gusto mo pabilisin, sige mag-Undying ka na. Kung gusto mong medyo chill-chill lang, anda. Ah, mag-ano, Tidehunter ka lang, easy ka lang, di ba? Ako din yung feeling ko eh. If probably ibang offlaner yung pinili nila para kay Kuku, baka mas napaganda siguro. Kasi alam na, talo din eh. Pero di mo naman din masisiku kasi last pick yung last pick, oo. Yeah. And ayun nga guys, pero bago ang lahat eh, mag-bet muna tayo for the next game natin. Talo ba lahat ng bet? Talo yata tayo lahat. Medyo awit. Awit niya. Awit yan. Laglag na yata agad yung parlay natin. Yung parlay din natin, no? Okay. So, match to winner. Siyempre, saan pa ba tayo ulit? T1. Pupusuan natin yan. O, T1 guys. Ayan, no susuportahan natin dyan yung T1. 200 lang, pwede ba? Yan, 200 lang. 244, yan. Yan. Sa may iba ba tayo? Yan, dito tayo lalaki. Alam. Naku, ang pangit ng ads. May duration ba? Duration may duration ba dyan? Baka pwedeng duration. Ayan, tayo. Over 39. Baba naman, 167. Under 39. Under tayo. Sige. Mabilis lang to. Pass yan, lang. 500. Basic yan. Under 39 minutes, guys. So, kailangan mga 35, matapos na, no? Mga sige, Roshan, pwede na yan, di ba? So, ayan nga guys, nakasuporta na kami rito sa rivalry.com/luponwxa. Sa mga gusto rin sumuporta, alam nyo na ha. And mag-PM lang kayo sa Kuya Nick Page kung may mga katanungan kayo. Pero ayun na nga, pagkabalik natin, bakbakan. O, game number 2 na itong T1 and Secret. Huwag po kayong alis. We'll be right back mga sir. We are thrilled to fly people to their destinations in newer, greener planes.
we are ready to fly more passengers and give them a safer and better cabin experience. The design aesthetics were very meaningful because Cebu Pacific thought long and hard on how the design would come out, representative of who we are as Cebu Pacific. Dan, pumunta ka na ako mamaya! Ambilis! Ambilis! Ambilis mag-install ng G-Fiber! Get G-Fiber installed in as fast as 24 hours! Home made greater with Globe! Francisco Alipit. I'm currently an A330 First Officer and I've been with Cebu Pacific for 5 years now. So aviation is my life and I really love to travel. I'm very excited that Cebu Pacific acquired a new aircraft even in these trying times. It shows that my airline is very resilient and has a positive outlook. Once everything goes back to normal, we are thrilled to fly people to their destination in newer, greener planes. Everyone should do their part in taking care of the environment. This A330neo has 25% less fuel burn to our current aircraft, which means reduced carbon emissions. Our target is to have an all-neo fleet by 2027.
Aside from the interiors, the passengers will really notice how quiet these planes are. This A330neo has an almost 60% reduction in noise footprint. This will increase passenger comfort as we fly them to their destination. Laglag o papalag? Yan ang tanong dito sa ating game number 2, bakbakan ng T1 and Team Secret KJ Ishii. Masakit ang game number 1 natin, no? Oo. Medyo one-sided. At yun yung hindi natin i-expect sa opening ng ating day 4 ng LCQ. Was alo. Undying. First pick pa rin ba? Okay lang naman. Okay mo naman na may first pick siyang dying, pero yung ipapartner up mo. Kapag magmamorphling ka ulit, I think you gotta be ready kung anong klaseng totohan yung pwedeng ipiliin sa'yo ni Papi. Parang pinakitaan ka ni Papi, okay, pipilihan mo ulit kami ng morphling and dying. Pero na kami nakaready na Nyx's Acid or Lestrax sa'yo. Yun isa pa yung naisip ko, do they wanna change out yung bands nila? Kaso nga lang, alam natin may mga ma-open up na hero, like yung mga pwedeng mga Primal Beast, Enigma, yung mga ganun klaseng things. Veno ng T1, kailangan na bang ilabas dito? Possible. It depends on the draft pa rin talaga eh. Kasi nakita natin, nilabas na ng T1. Yung best heroes nila is just that Team Secret were ready for that kind of draft and strategy na gustong laruin ng T1. And as for T1, siguro slight adjustment when it comes to their draft. And ban siguro, I think they would open up SF siguro dito sa game na to and maybe ban out it later on sa 3 bans after 2 picks. Kasi there's a lot of heroes na pwede nilang i-first phase ban eh. Nyx Assassin could be kasi sobrang taas din ng win rate ng Team Secret with the Nyx Assassin. Ano ba yung mga pinaka-counter sa Nyx Assassin nun? Parang nap. Ang hirap ano din kasi i-counter. Ursa ba yun na dating pinaka-counter doon? Actually, si Nyx Assassin, kasi pag na-pick out mo na, you couldn't really like pick out in T-Rose. Ang hirap eh. Kapag nandiyan si Nyx, parang okay. Parang strength heroes na lang yung mapipick ko. Yung Nyx Assassin din kasi na pinipili na Secret, parang ano nila yun, parang hindi mapili ng kabilang team. Kasi mahilig din sila mag-Leshrac, di ba? Saka yung mga heroes na pinipili nila, Black parang rin, no? Parang gano'n na rin yung iniisip nila. Kasi ang galing naman ni Zayak sa hero na yun eh. Tama. So why not? And ito Team Secret, binanbara rin na dito Enigma. Ito namang T1, yung Marcy pa din. So ano pa yung another hero, Primal Beast? Undying! Okay, pinanal dito ng Team Secret yung Undying. Kung ma-open up natin is si Prime. Ito, Primal Beast. Or SF yung Shadow may baban nata dito. Depends, mamili na lang yung T1 kung ano yung gusto nalang ma-open. The question I think is, first pick yata yung Secret kasi kaya in-open nila si Primal Beast. Kasi nagpa-Primal Beast yung Team Secret eh. And ang narinig ko is, itong T1, 100% win rate pag sila yung first pick. Oh. And halos lahat ng talo nila is second pick sila. So, nako, kung yung stats, yun yung pagbabatayan natin, medyo aray for T1. Pero ito, Primal Beast, open! Oh. Primal Beast kaya ang Team Secret dito? Primal Beast. Ano kaya yung T1 kaya yung mag-nix? Sila naman kaya mga, pwede mo rin mapangano yung pang-interact mo kay Primal Beast yun, pang-setup mo din siya. At the same time, Captain Papi, thinking! Naiisip niya na ba? Na mag-Primal Beast sila rito or mag-Nyx Assassin pa din? And inagaw na nga, hindi sa inyo mapupunta ang Primal Beast. Kami ang kukuha niyan. 41, Veno, Nature's Prophet, Nyx Assassin, Clockwork. Yeah. At least pretty good pick up against Primal Beast. Especially yun nga, puro channeling din yung skill ng Primal Beast. So you really need to build out BKB. Well, si Primal Beast naman, isa siya sa mga hero na rush ka agad yung BKB. So, yes. Okay na. Yes. Dati, you know. Ngayon, okay na. Mataas ang win rate. Ilan percent? 66%. Guys, ganun kataas ang win rate ngayon. Most pick nila yan. Venomancer ng T1. And Team Secret, ano yung kaya yung magiging sagot nila rito? Morphling. Surprisingly, nag-morphling sila kahit na damage overtime. Veno,
Tapos yung regeneration pero mo, di ba? Pero tingin ko ano to, Nisha Morphling yata to, Kuya Lo. Ooh, Meat Morphling. Oo, kasi parang hindi ko ganun trippy crystallis yung mga gandong klaseng hero eh. Mm-hmm. Ah, na-trauma ka ba nung nakaraan? sabagay, oo nga. Medyo pwede nga kaya na din to, no? Kay Nisha. And also yung playstyle kasi nila, mukhang hindi na sila nag-relay talaga kay crystallis na bumuhat eh. Oo. Moron, Nisha Resolution. May threat ka. Pero nandun sa dalawa yung buhat factor, Rezo and ano, Nisha, no? So, tingnan natin kung paano paprotektahan ng Team Secret. Ayan, Asian Apparition. Banning, dahil nga, syempre, against sa Morphling, maganda. T1, ano pa yung kailangan nila, Iban? Or T1, siguro... Drow Ranger? Kasi yun yung mga heroes na ayaw ni Morphling. Specialist, For Team Secret. Okay. Baba ng T1. Binalang T1 yung ano, no? Chen. Yung Chen. Ayaw nila nang mabilisan. At saka, syempre, isipin mo, Morphling plus 10. Mahihirapan yung side ng T1, i-burst down yung isang Morphling. Especially right now with two heroes na meron yung T1. Yes, may panghuli sila with the clockwork, but lacking sila when it comes to damage, burst. Yun yung gusto mo kasi if you're up against Morphling, gusto mo mawala ka agad yung Morphling. But yun nga, damage over time yung side ng T1. So basically, makakapag-shift yung... Ito nga si Morphling onto strength. So, mabubuhay siya. So, Drow Ranger ban by Team Secret. Good ban for sure kasi ayaw mong ma-outrange yung isang Morphling. Yun yung kalaban niya eh. Aside from mana burn heroes, illusion-based heroes, and isa sa ayaw niya yung mga mas malayo yung range sa kanya. So, good ban. Saka maganda kasi yung markmanship sa kanya. It goes through like etong kay Morphling, tapos eventually nagiging ano kasi siya, pure damage. Pure damage. Yan, napakasakit ayaw ni Morphling. So ito, kung ano yung mga heroes kanina kumana sa Team Secret, hindi naman siyempre, mawawala na sa utak ng T1 yan. Pwede na talaga iban yan, no? Kasi knowing Team Secret, wala silang pakialam kahit pa ulit-ulit ang hero as long na pasok sa drop and kumagana, why not? So binana nila dito yung Lycan and Team Secret. Let's see kung ano pa yung magiging sagot nila. Do you think Pak kailangan nila iban? Isa sa mga go-to hero ni Topson pag digdigan ng bakang laban against Morphling? It feels like nag-all in yung Team Secret when it comes to banning sa mga counter kay Morphling eh. Maybe a PL ban? Oh, pero Ursa. Okay. Isa sa mga hero na kaya sumabay with a deep usal, no? Alam, T1, tinatanggal nila yung mga jungle heroes kasi nga nag-lock sila ng game number 1, di ba? Mm. Yung wave clear nila. And yung timing din kasi sobrang annoying. Annoying din siya for clockwork, yung makakugs mo or yung ma-hook mo. May units. Mm-hmm. Pero gusto ko yung sa side ng Team Secret, mobile yung dalawang hero nila. So they don't care as much doon sa slow na pwedeng gawin itong si Venomancer. So medyo anticipated na rin ng T1. Okay. Kami ng Secret. And Peacemaster, kailangan ba iban ng T1 to? Another unit? Hero ni Resolution? Ang kulit din kasi ni Resolution when it comes to offlane. Grabe siya magbigay ng space dito sa kanyang kasama. And as for T1 kasi, that is the reason why they are banning out yung mga heroes na merong units. Kasi with their first two heroes, wala silang pang D-push eh. Wala talaga silang pan-depensa. Wala naman maklir. So kapag magkakaroon na naman ng heroes na merong units yung Team Secret, highly mobile na nga yung dalawang force ng Team Secret, dadangan mo pa ng pushing potential ng isang hero, grabe na yung space at mahihirapan silang humuli. Yeah. Okay, kaya nag-ban sila dito ng Viper against Faceless Void. Maganda nga yan. Pero do you think Peacemaster is parang pang-checkmate na dahil against ano, di ba? Pinipick yan? Oo. Yeah. Ano pa mga hero? Parang kulang pa din yung ano yung pang burst nila no yung sa side ng T1. They don't have damage yet against this. They have some good setup. Yun nga, damage over time. Talaga yung damage. Sino ang hahampas at magdi-deal noon sa Morphling and Primal Beast. Tingin ko they need a mid laner for sure na kayang sumabay when it comes to damage inside the Chronosphere kasi Void alone. Unless maganda yung magiging laning phase niya na ang ganda ng farming niya, hindi siya magre-rely onto his middle lane and off lane to dish out damage. Pero if possible, talagang pipick out ka ng mid lane na pwedeng magbigay ng damage, maybe Lina or Queen of Pain.
Any burst damage? Nabasa ni Papi, nag-pick siya ng Earth Spirit. Oh. Ready na yung mga Spirit Heroes, yung mga Silence mo. Ayan, ready na rin yung pang-gank okay. nila sa Earth Spirit. And do you think magiging mid Primal Beast ba to or offlane? Ayun nga din yung gusto kasi ko sanang mention. Dalawang support na to, no? Mm. Kasi ano, pwede rin eh. Pwede mo rin nga, ayun nga, maging Nisha, Primal Beast to, tapos yung si Krista, Crystalis na nga, i-morphline mo. It is what it is. But, yun nga, itong Enchantress pick naman, I like this a lot because it secures yung laning phase ng morphling na rin pati. Diba? Kung lalagay mo siya sa safe lane. Mm-hmm. Diba? Napakagandang in-equip. Alam naman natin si Papi, diba? Ano din yan eh, damage hero din yan eh. Tama. Kung makapag-enchantress din yan, he's gonna take over your jungle, yung rotations mo. It also helps out pushing din sa lineup ng Team Secret. Kung kaninang pagkakasunod-sunod ng hero yung pick ng Team Secret, mukhang ano na yata to, last pick sila na carry. So mag-immediate yata sila dito na morphling o i-offline yata nila itong Primal Beast. So kung medyo ano yan ha, and Tiny, yung pinili rito ng T1. So, what do you think sa Tiny? Mid ba to? Option hero. Option nakaraan. Iniisip ko nga kanina, Invoker eh. Parang yun yung old combination ng ano, di ba? Ng Void, Cataclysm. Pili ko kasi lang si sa Invoker na pick, Kuya Alo. Kung Primal Beast kasi yung magiging mid, parang hindi sila magkakaroon ng parang sabay na tempo. Okay. Parang medyo nababagalan ako kay Invoker compared sa pressure na binibigay ni Primal Beast very early eh. So tingin ko, lalo na kung titigan mo may Void Spirit ka pa. Kapag nag-Void Invoker ka, parang antagal ng pag-online mo. Pwede ka ma-overwhelm agad ito sa Primal Beast na to. Ang bilis kasi mag-clear out ng creep wave ng Primal Beast eh. Magdadabog lang. Oo, magdadabog lang. And tingin ko with the Tiny na meron yung T1, kasi usually ito naman talaga yung hero ni Topson eh. And once na makakuha siya ng great timing with his rotation, it would give out a lot of space sa heroes ng T1. And yun yung kailangan ng isang Faceless Void. Yeah. Faceless Void kasi sobrang bagal ng timing niyan. It needs like 2 to 3 items in order na maramdaman mo siya. Maramdaman mo siya sa impact. Oo. Pero so far, wala pa akong nakikita parang karamay ni Faceless Void when it comes to Chronosphere, which is yun lang yung inaalala ko. Kasi kapag tumagal yung timing din ng Faceless Void, mararamdaman mo siya, Chronosphere, pero there's a possibility na hindi mamatay yung mga heroes ng Team Secret inside that chrono. So, ibig sabihin, kailangan talaga mag-damage item dito ng Faceless Void. Yes. Kung ganito yung, kung wala sila magiging follow-up doon. So, with that said, do you think Snapfire? Pwede? Support offline? Pero pwede pa kasi talagang maging mid. Kulang pa ng mid yung mid T1 Snapfire, eh. No? Kasi rin, no? Venom offlane. Venom offlane. Pwedeng Clockwork 5, 4 pa yung Tiny. Pwede pang ganun yung mangyari. Pero kasi na-trauma na siguro yung mga viewers natin sa mga sa postre ni Kuku. Pero okay, possible kasi na mangyari yun, boss Alo, na mag-pick out pa sila ng hero na pwedeng mag-mid. Oo. Saka sa kita mo naman din yung binaban ng teams here. They're banning Invoker. Mm. Diba? So they're reading na pwedeng maging last pick nila is a Topson hero. So yun din yung nakikitang possibility ni Captain Pop. Okay, so kung sakali naman, ang gagawin nila dito is talagang post for yung Venomancer. Ang mai-adjust nila offlane. Is kulang pala sila dito ng offlane. Oo. Pero kung mag-offlane Beno to, ang kulang pa sila is mid, no? Kasi magiging ano to, magiging tiny post for pwede rin eh. Pwedeng adjustable eh, no? Kasi maganda rin yung avalanche shots, yun yung pwede pang bungad mo dun sa morphling, yung pang burst mo, kumbaga. Uh-huh. Kaso nga lang, kailangan synergy sila ni, ano, ni Clockwork sa mga chainstone nila. Minsan kasi kulang yung avalanche mo, lalo na pag naging maganda yung early ng morphling. Pero ito, makikita natin sa ating mga screen, Resolution and Sayak. Ang newest addition nga rito sa May Team Secret. Ang daming nagsasabi na medyo late yung pagkapalit nila ng player kasi towards the end of DPC na sila nagpalit eh. Actually, si Rezo nung Dubai na lang, Saudi. Parang si, si lumaro, tapos biglang doon sa tournament na yun is si Resolution na, no? Okay, so mukhang maganda. Maganda yung nagiging resulta for Team Secret. Hindi naging fluke lang yung kanilang performance doon sa Riyadh Masters. O, tingnan natin. Last pick, Team Secret. Last pick.
Primal si Beastmaster nga. Ay, Primal to. Yan ang sinasabi ko. Matik na yun eh. No? Ay, nakita na rin natin yung kanina. Yan yung mga resolution hero. Nandun na sila, Chen. Lycan. Tunod na yung Beastmaster. Kaso pinili nga nila Viper eh. Sabagay, kung Viper din yan, mahirapan din yung Faces Void. Pero ito, Viper, Beastmaster versus Faces Void. Hirap din yan. Hirap yan? Kasi mapapaalis mo. Ito si Faceless Void sa may top lane. Especially, hindi naman ganun kalakasan talaga yung laning ng T1. Pero kapag na-caught off guard naman nila yung Beastmaster sa may top lane, much better. Pero kasi may ES eh. Tulak mo lang, wala ka na sa cost. Ooh! Nightstalker! Ine-expect nyo ba to? Hindi. Kuku, Nightstalker! Oo, plain nga yata to. Kasi, Naku, hero ni Kuku to dati, guys. Alam nyo naman na eh, nauso yung Nightstalker, hero niya na yan eh. Oh my God, nilabas na rito, laglagan portion. I like that pick kasi pwede rin siya maging vessel builder doon sa morphling niya and then it's good. Kasi di ba kapag may morphling ka, typically kapag may mga silence hero, you build up manta style. Pero kung AoE yung silence mo, tapos may blink ka, di ba mas madali for Kuku and a BKB hero din siya. So yeah, I like that last pick ng T1. So ano prediction mo, Ishii? Ako ka? Game 3. Mahilig ako sa over 2.5 Puyalo eh. Game 3 tayo. T1. T1 ka din! Di na dapat tinatanong yan. Oo. Ako. Basalo. Napakaganda nung morphling pick na naman dito. Siyempre, yung primal beast. Alam mo naman, pag di ba? Binaban nga lagi yun eh. Tapos, Beastmaster. T1 tayo dito, guys. Ayan na guys, so lahat kami na naman T1 dito, naglolokha na naman tayo, pero that game prediction is brought to us by Rivalry. Alam nyo na ha, kung gusto nyo supportahan ng inyong mga paboritong team, punta na kayo sa rivalry.com/lubonwxc. And syempre, yung ating drafting stage is brought to us by Cebu Pacific 10. So ano kaya ang masasabi dito na nagwagwapuang Double J Combination, Jules and Jay, take it away. Thank you so much sa nagaganda, nagagawa po ang panel din natin dyan sa late key. Pero much better draft, I would say, yung kinuha ditong, since hindi na very sit ka lang dyan Kuku with the Tidehunter. Ngayon, may very active hero para sa kanya. I think, yes, much better draft, pero hindi much better dun sa Secret. Kasi kung i-compare natin yung lineup sa Secrets dito sa T1, medyo parang, andali gamitin. Yun lang masasay ko. Andali gamitin, andali yung mag-execute ng lineup ng Secret. Siyempre, Beastmaster, Domi na naman, Resolution, Mid, Primal Beast, Gank lang, Morph Farm. T1 kasi, more on complicated. Yung Chrono, andun, pero wala kasing follow-up damage. Eh. Siguro, Abatos, Poison Nova, yun lang. So, ganda nung read eh, dun sa Banna Invoker eh, no? Pwede rin kasi sila mag-invoker with a Sunstrike, if ever. Hindi, dapat nga pinorpik na ng T1 yun. Oo, hindi na sila nag-tiny, dapat. Pero yun nga, yun ang pinili nilang discard. Wala talaga gawa dyan, yes. So, bali mid lane, ano pala to? Zayak, ha? Kaso lang, Zayak, this could be first blood. Nandun na yung body block ni Kuku. And now, one more right click. Gusto nila i-secure, ha? Kay Topias, yung kill, at yun na nga, magiging successful. That first blood brought to us by Rivalry para supportahan ang inyong mga paboritong teams ngayong last chance qualifiers ng The International. Register lang sa rivalry.com/LuponWXC to get your up to $200 na welcome bonus. And if may question po kayo guys, interested, message lang po kayo sa ating PNX page, hashtag RivalryXLuponWXC. Aba naman nun? Oo. Pero yun na, buntik pa, if ever ha, galing hindi siya dun na yung first blood natin, ano pa siya, puwepesto pa siya ng deny. Pwede niya kasi ma-deny, pero yun nga, buti lang kamo nakuha ni Optin first blood, and then, ayun na, siguro, first minute, meron na siyang bote, so talaga hindi siya nilapan dito sa pick, kaya ano mangyari. Last week naman, okay lang. Actually, 2 denies, ano, for Topias dito sa gitna, and nakuha ulit. Since parang na-trauma, gusto ko lang balikan yung drafting case module. Since na-trauma sila dun sa ginamit nilang barangay key by meta, which is Lycan and
Lycan Chen. Yeah, Lycan Chen. This time naman, Enchantress with Beastmaster. Andun pa rin. Andun pa rin eh. Pinalitan lang yung Chen ng Enchantress. Tapos yung Lycan, pinalitan mo ng Beastmaster. So, andun pa rin yung pushing or a unit ability na ginagawa ng Secrets. Tingnan natin kung same ba nung mechanics ng game number 1. Kasi yung game number 1, outrap lang yung T1 eh. Pero this time, may kompleto, medyo kompleto naman lineup ng T1 ngayon. May spam, may panglaban sa clash. Pero ang concern ko lang talaga is yung chrono mamaya. Kasi nga hindi naman, walang enough burst yung lineup dito ng T1. Aso kasi dito, boss Jules, pag kahit walang chrono, pag night time, manghirap lumaban eh. Since ayun may Night Stalker eh. Yun. Kanina, pag walang Ravage, go talaga ng go. Ngayon, even walang chrono, pwedeng night time, sa tingin ko, Jake, kinikla nila yung ENS. Dahil para sa vision, kasi against BM, syempre yung bird, yung hawk, eh talagang so super annoying yan eh. Talagang malulugi kayo vision, no? Diba? Vision pero, wise. Oo, pero ito, NS kinik nila. So tuwing gabi, matik sila yung na may advantage. Gabi ng lagim for Kuku, no? And you love to see Kuku with this aggressive type of heroes. Ayaw mo siya na tipong may Ravage lang, something like that, ano? Pero yun, maganda naman yung mga tight mga bitaw ng skin ni Kuka, so yun nga lang. Outrap is outrap. Tatagi siya kaya. Mahirap para si Morphling against Enes. Siguro pag naggabi. Pag nag 5 minutes na dun, siguro mahirapan si Morphling. Yeah, maganda to boss Jules, since you have this Viper na overtime yung nagiging Viper damage. Viper or Venom? Ah, sorry, Venomancer. Meron ka ding Night Stalker na tingin mo ba potential magbe-vessel agad si Kuka dito? Since Morph yung kalaban. Hindi ko masabi. Pwedeng siya or pwede rin si Sepper. Para naman sila Beno ho, ano yung holder eh. I mean, vessel holder. Yes, vessel holder. Pero yun nga, hindi natin nakita samantalang sa bottom lane. Napitas na ni Sepper itong si Zayak. Tinay umararo, may toss. Mangyayari, pero hindi nakuha yung agro ng tower since walang matos. Bakan nga itong si Topias ay sa temp though. So, Poppy harassing white mo naman dito sa top lane. And 2-0 na to ha. Or T1 at least. Yes, kaso yun nga, top lane medyo nahihirapan si Ana. Siyempre, lamang hirap talaga pag void ka against ang tawag ko dito, Beastmaster, hirap talaga eh. Hindi nagpapa-intimidate itong Indonesian na Ignition. Kay Poppy, tas mawadaks, matitinay. Tansyado. Ni Whitemon, and that's a sorry miss para dito kaya resolution. Maybe kung nilate niya ng isang segundo yung Wild Axe, potential kill. Possible. Pero yun nga, yun ang tagiplano ni Whitemon, magpapatay. Kasi wala siya mana, wala siyang buhay. So, ang nonsense kung mag-stay pa siya sa lane. So, bottom lane, Sepper. Pressure ha, 30 seconds pa bago magkaroon ng night time itong si Kuku. Pero, uy, muntik na. Sepper dun. Lay siya ng pressure dito. And ito yung maganda. Since magna-night time na, meron ng advantage si Kuku pagdating sa lane versus yes, dito sa Team Secret. And series update natin para sa ating Stream B. 1-0 na po ang Liquid again sa BP. So, European boys is doing it. Expected ako. Liquid kasi ako Liquid dyan. Liquid din yung prediction din dito. Pero, ang tanda ko, mapalaban dapat yung DP. Siguro, BP, siguro dapat mag-game 3. Pero yun na nga. Game number 1, nakuha na ng Liquid. And balik muna tayo dito sa ating T1 versus Secret. Medyo delikado nga ang T1. Pwede silang mahulog. Ayun pero na ito, nga. Nahulog si Sepper. Speaking of mahulog, nahulog sa kamay ni Chrysalis si Sepper dito sa bottom lane. Ayun din talaga ito bottom lane. Kahit sabihin mong gabi, Jay, hindi rin basta-basta yung bottom. Kasi Morph eh. Ang hirap, di ba? Siguro akong mabigla ni Kuku ng Silent. Pwede. Kaso, as of now, level 4, dapat siyang kinukuha, no? Mm-mm. Silence. For Crystalis, 20 last, decent farm versus Ana naman dito. Halos patas lang, no? Ahead lang siya ng 5 denies. Kaso, dito sila may hirapan mamaya. Pag may domina, si resolution, doon na naman mag-start kung kalbaro ng pushing, vision, o talagang may hirapan sila. Dire. Kapag secure si Poppy ng regen rune. Di naman kailangan ng both mid laners natin yung regen rune since full mana po HP sila. Pero mapagar replenish lang ng bottle. Pero top lane, Ana. Patay mo count niya lang yung damage.
na na-dish dito ng Team Secret, kaso nasasaktan si White Mon. Ipitos plus control unit. Ninormal-normal lang pinye, oh. Pinapineapple lang, no? Pinapineapple, eh. Kailangan nila si Thompson. Same with Secret dito. Paunahan na lang gumalaw to kung sino unang gumalaw sa mid. Grabe yung parehas nating offlaners dito. Talagang pakitang dinas. 34 and 11 for resolution. Kuko naman 31 and 14. Dito yung makikita mo na talagang nag-shine when it comes to laning phase. That's nice. Speaking of, wala, alam niya ni Sham, kita niya sa vision eh, nandun si Shepherd eh. Hindi ko masabing mayaman yung boy eh. Okay lang. Kahit paano. Decent. Oh, para sila si Morp eh. Yung boy nila, diba? Saktuhan lang. Saktuhan lang, hindi mayaman, hindi rin sobrang hirap. Nga lang na hugs ni Whitemon pero na-ispatan eh. Nila dito yung control unit. Ano siya, na-tornado out siya. Ito, nung alaga ni Papi. Uy, pero si Thompson. Na Lawson and Thompson is here for that avalanche. Papay. Right place at the right time. Topias once again, dalawang kills para dito sa mid laner. Nagbabaw eh. Kailangan, hindi ganun ka-totally impactful. Yung pero favorite ni Thompson to, yung sa tiny pink siya. Talagang face boots, ano siya, windlace. Ang problema sa face boots, windlace. Baga lang attack mo. Mm. Kaya yung iba, ginagawa pag enemy nag-trace, di ba? Para at least kahit paano may nandun. Attack speed ka. Pero ito, uy, naka-TP lang. Binigyan ni Poppy ng battle since namatay nga siya kanina. Kaso Nisha is in trouble. Nag-aamok dito yun. Buti na lang, meron siyang pig ball. Yun nga ka mo. Kung wala, talagang tigok si Nisha rito. Hindi, si Sefer din. Tamo, mutik na siya dun. Gila, pero ito, rolling Kuko. Water in, Kuko. Plus the waveform coming from Morpling. Nakatulog sa pansitan dito si Bosco ka. Pero mabilis yung moving speed since hindi night time. Kaya. Hindi siya mamamatay. Night-night, sabi night, ni Kuko dito. Eh, nice attempt. Uy, Sefer, umulit na. Anong ginagawa ni Sefer? Yun lang. Wala siyang buhay. Nasa mid siya. Ewong, yes, hindi ako gusto niyang damage yan yung first time. Sabi. Pero, parang, it's way too much eh. Ang asa, yung pwesto mo, ang angas mo, tas level 4 ka lang na Beno, di ba? Wala ka pa masyadong HP. Para nakikihati ata siya ng experience dun eh. Pa-share ako ng konting XP. Eh, wala naman si Thompson dun eh. Yun nga eh. Hindi, yun nga, habang wala si Thompson, parang since mamatay yung ibang mga creeps, nakaw na sandali. Wala, creeps, Tumitik si... Tumitira ano, siya ng tower siya, eh. Oo. Oh, tumore pala. Tumore siya eh. Hindi maganda eh. Kung mga yes, gusto mo ng level. Pero kailangan mo rin mag-iingat. Kasi primal piece, mabisa na skill yan. Speaking pero of yun them, na naman ha. Nandito naman si Kuko to help him. And i-deny na kita. Makulit ka na. Makulit ka na. Sabi ni Kuko, kaysa kalaban babatay, ako na papatay sa'yo. Makulit ka na, Sefer. Ewan ko kung anong ginagawa mo. Mukhang inaato ka pa, Paxi. Napakaganda, Kuko. And Poppy dito, na-take down si White Moon. Plus, first objective dito for Team Secret, makakakuha sila ng Tier 1 Tower dun sa top lane. Yes. Eh, yun na, gumana na nga yung Chantress Beastmaster Domi rito eh. Okay, Thompson, try. Avalanche. Kaya ba toss to? Play together with Kuko. Sulit na sulit yung night time, pero 3 seconds na lang, mawawala na. Tanghali na, pero sakto. Buzzer beater coming tama from Kuko. Napatay pa nga nila doon si Zayak. Pero nga, tawa ko na tawa kasi. Sabi, nakabuhay lang, no? Sabi ni Kuko, papatay ka na papatay sa kalaban. Ako na papatay sa'yo. Sabi ni Kuko rito. And not looking good para sa Beno. Kasi Beno kayo, kailangan mo ng levels. Diba? Yun naman tayo binabayaran sa isang Venomancer. Mag-wide. Pero top lane na rin. Si Resolution. Roar is there. Gusto niyang at least makapag-dish ng damage towards Thompson. No, pero Ana, wala na. No way out. Mga corner. Oy. Pero nag-rolling boulder. Plus, Araro Nisha mag-aamok pa the avalanche. No counter. Pa. Para dito kay Nisha. And here comes the Chronosphere. Wala kang follow-up damage. Hindi makahampas si Whitepot doon sa gilid. Since melee hero siya. Time of out. Dami nilang nagamit na spell to. Naka-double damage. Pero nandun yung toss. Makaway-kaway pa si Nisha dito sa kanyang mga fans, mga kaibigan. Pero Zayak, sa wakas makapipitas. Nabuhay pa actually Beastmaster. Pero mamicro niya tanong 2TI. Champion natin dito na back-to-back Thompson and Ana. Pero Nisha, together with his captain Poppy, hindi naman na sila mapapasama Tabo. Dito, no? Namatay yung si Zayak, pero medyo bossit eh. Sayang yun na, Beastmaster dapat siya mapapasama. Kill na sana yun. Hindi rin talaga pang Chrono eh.
Ang dami niya dun eh. Wala ng buhay. Ay, sobrang ganda na din talaga ng call, ng backup ng secret. They tried at least 41 dito pero naging unsuccessful nga at wala pa gagawa. Meron anak, to. Di ba TP na lang? Wala pala. Punta sa 3 line and nandun yung hook actually and yeah, wala pang roar. Cooldown wala pa. Wala pa pala. Mm-hmm. Kala ko meron. Medyo busit-busit si Ana dun. Pero safer to. Level 5 naman siya rito. So, pangan pa rin kasi start na yung Venus. Tignan mo, 12 minutes na level 5 ka. Ah, siya na nga yung bale mag-devessel since bumili niya siya dito ng urn. Kaya asan niya na? Sarili niya yung damage per second. Yeah. Pero ito, 12 minutes soon sa palalabas sa baba. Gotcha. Yes, sa top ala. Illusion rune for Tobias. Ang ripping lang ng bottle. Gold remains. And medyo matumal pa. May na pang knight yung si Kuko rito. Pwede nila gamitin para matake yung middle tower. Current leader push. Kasulugi sila, Jay. Eh. Tignan mo yung top lane. Habang nangyayari yun, BM kasi, second tower na yung tinitik. Ano nga, BM eh, the pressure kasi, the Domi, the Baboy. Oh, may gera tayo mangyayari dito, Jay. Kailangan may at least isa na mag-defend for T1. Di nila pwedeng hayaan. Ayan na. Boulder, ilang tatama, and yung Araro, medyo kakapusin, and hookshot. Plus the Avalanche, toss combination, and here comes Kuko with a Dark Ascension, waveform in. Crystalless, delikado ang dalawang malalaro dito ng T1, pero magandang trade-off for them. But the Roar connecting onto Tobias, and Tobias is dead! Pa. Not yet! Kuko, lingering mga kaibigan, nahabol ng waveform, kuma-avalanche lang! Pwede, and yun na nga, nakopya niya kasi, pero the sidestep. Pinabu for Tobias, and inabutan pa rin. And double kill for this air crystallized. For Team Secret. Kala ko mabubuhay pa eh. Grabe naman yung si Thompson doon. And nice defending first tower sa mid by Secret dito. Siyempre alam naman natin, middle tower yung pinaka mahalagang tower. Talaga ko tutuusin. Protect talaga dapat. Protect talaga. Ang ganda sa Secret kasi wala silang hinihintay masyado. So, yes, yung Roar yung pinaka matagal na atang spell yung hinihintay nila. Pero other than that, wala na eh. Pero ito, Zayak bubulong. Nasi pa bababa, yeah, si Whitemon, and hookshot pabalik. Mapipitas nila si Zayak, pero meanwhile, sa middle lane, Tobias yung napagdidiskitahan dito na Team Secret. Kakabuhay niya lang indeed, and nadamay pa, pati Tier 1 Tower, and that's a very good trade coming dito sa side ng Team Secret. Parang dieback yung nangyari ito. Isipin mo, segundo ka lang. Pagkabuhay mo, segundo na matay ka agad. Ay, not looking good para dito sa side ng T1. 6-7 score natin. Yes, lamang na 1K, pero based on tower kasi, mas lamang yung secret dito. Pero makakapag-push naman ata na with a time walk out. Meron naman siyang chronosphere kung sakaling mapasama siya dito sa bottom lane. Yes, pero as of now, Boss Jules, meron na lang at least 30 seconds night time. Kanina, first night time, hindi naman totally trabaho ni Kuko mag-rotate agad, pero napag-gank siya sa mid, successful, buzzer beater. Pero ngayon, kailangan na siyang maasahan ng mga teams. Kailangan na ulit. Kanina, kahit nga ulang night, diba, ginamit niya yung SS niya dito. Uy, ito night, dalawa! Good for two! Pero and the si Indonesian Lipa, combination, who supports actually yung land dito kaya lang, ha? Sefer, nandun yung kaya. Earn and Zayak will surely die sa kamay nung dalawang Indonesian grabe na, boys natin. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Parang gangster sa gilid eh, no? Dalawa. Pero Sefer, pero knowing na walang support dito nga yung T1. And 3 second tower para sa ita Secret makukuha na. And no way para ma-dip na to. Ito, dagger na rin si Thompson. Kailangan nila nang i-rebuild to if ever gusto nila may mangyari. Kasi magtutuloy-tuloy na naman to. Parang game number 1, Jay. Yung mga pushing na ginagawa ng Secret eh. Panigurado. Eh, parang yung tipo ng Tiny dito ni Tobias, very magre-rely na lang on to Kuko and especially Ana, since yan naman yung carry. Nakikitaan ko agad dito na mag, yung volley type, Ags. Yes, oh, badalas ginong build ni Thompson dito after dagger, magba volley 3, then BKB, then Daedalus. Diba, hindi siya yung typical Tiny na threads, BKB, Dagger, Ego Saber, hindi siya ganun. Ngayon ah, number one na sa network, itong si Ana versus Morphling. Sandaan lang naman yung lamang, pero yung Hand of Midas, item build niya dito, hindi siya nag-Maelstrom type, boss girls ah. Yung Hand of Midas yung magiging vessel niya to farm. And now, since night time,
nasa T1 ngayon yung bola. And kailangan mag-ingat pero, ng Team Secret sa apat na minuto. Yes, pero hindi rin basta-basta kailangan na manggo biglaan yung ano rito. Speaking of manggo, si Zayak na naman yung mapagdidiskitahan. Pero na-earn ba siya? Uy, aray ko po. Tinroso! Sumilipad na ano, palakol. Yep. Nator nga doon siya doon. Nagis na nga palakol dito si Zayak sa bottom. Calculated play, ano, for this two heroes, T1. Roshan, kasi ball, mabilis mag-Roshan yung secret. Susi. Pwede yan. Aura. Ano, makuha ka pa ng TV. Last. The Dream yun, yung mga ganun. The Dream. Hindi mo. Instant replay natin, boss Jules. Ayun na. Ayun ito, Roy. Pop. Yeah, top si Zayak nga rito. Pero Jay, ha, nasasayang yung gabi. Hindi nagagamit ng ano rito. Kung pinaform ni Coco, guys, yes. I-relax muna natin. Instant, Blink Dagger naman yung magiging item niya. Instant replay pala natin, presented by Reddit War. Yes. Hashtag it lies within, mga kaibigan. Nagmail pa rin. Kailangan pa rin talaga ng mail para ma-amplify since sobra. Since Drill Hammer, ano na, masumason na muna. Mason. Ay Mr. Mason. Literal, Mjolnir. Oo, Mjolnir. Literal na Thor pala talaga itong side of T1. Gotcha. Bagal pa muna yung tempo dito for Team Secret. Kanina, gantong oras. Uli kung buli na ginagawa nila. Hindi, kasi kanina outrap lang talaga. Pero this time, ibang usapan na to. Nahuli nga lang si Whitemon. Here comes the Araro. Gusto magmaoy, pero 3-man Chrono Spear. Hindi, Zayak, hindi tinamakan. Pero mapipitas nila. Etong si Whitemon. Kaso nga lang, Resolution is down. Together with Nisha, double kill for Anna. And here comes Goku with the double damage. He wants Poppy. He wants that no absent pagdating sa the international. Kaso natin yung untouchable, pero mag-change target na lang sila onto Zayak, and that's gonna be a 3-for-1 exchange reborn para sa side ng T1. Kala ko mapapag-roar. Ang ganda yung ginawa nito. So, pumasok sa Chrono. Para lang mapigilan yung possible roar na mangyayari. 3-for-1 yung nangyari exchange dito. And yun na nga, speaking of gabi, nagamit ni Kuku yung pagiging malakas niyang hero sa gabi. Nag-messed up sila sa initiation eh. Sipin mo, Rolling Boulder, Mintis, yung Araro din ni Nisha, Mintis. And thank you so much, hindi ko na kailangan mag-time move in. Sabi ni Anan, since nandito na kayo, kayo na lumapit. Party na tayo, diba? Kumbaga, hindi ko na kailangan mag-time move para i-chrono kayo eh. Kayo na yung lumalapit sa akin, parang ganun. Pero tutusin, wala nga masyadong damage si Anan dun eh. Pero yung palop nga kasi ni Topsa na Abatos eh, yun yung dala. Okay, advantage ngayon, T1. 12-7, pero makakahinga na. Team Secret, since magde-daytime na tayo, 30 seconds na lang, sila na yung may potential na gagawin. Pero hindi pa rin natin maiaalis yung Dark Ascension kay Kuku. Kahit daytime, may Dark Ascension pa rin ako. Meron pa rin. Pero ito na, after nung clash, nangyayari, nag-Roshan, naispata naman ni, ni Whitemon na nag-Roshan dito, na Rocket. Timing na timing, guys. Walang Chrono, magde-daytime, and walang Dark Ascension. Perfect! Na perfect talaga para mag-Roshan for Team Secret. Pero mukhang magko-contest, Sir Jules. Ito na yung T1. This is very risky for them. Rolling Boulder, Zaya, tutuloy ba? Hookshot, late na si Whitemon sa klase. Punishment. Face the wall ka muna. Late na, pumasok pa. Oo, late na, pumasok pa. Ang sipag mong estudyante, late ka na, pumapasok ka pa. Whitemon yan, Pinoy. May pagka-Pinoy si Whitemon. Pero na, not... After no, clash yung nangyari. Pero ito, speaking of clash, Resu binibigyan, resolution. Ha? Yup, he's very confident na mag-def ng creep wave dito sa middle lane without knowing na nandito pa rin lingering yung T1. So, at least kahit na kung ages, nakapitas naman ng core hero. Yun ang mahirap nga naman talaga rito sa early natin. As long na walang Chrono, talagang i-abuse ng secret na tara guys, gumawa tayo ng... Magagawa tayo objective, Rosh. O kaya, kung may Kinect Tower, as long na kayang make. Why not? Pachoks to go pa si boss ko. Meanwhile, middle lane, Zayak. Ba siya papasukin dito ni Topias. Pero again, Nisha, umabot pa. Pag-araro siya dito, mga kaibigan. And now, Crystalis is here. Kopyahin niya pa for that avalanche. Medyo sumobra si, ano rito, Topton.
Kala niya, lagi niya mapapatay si Saya, kaya pero na, to the rescue, si Nisha at Chrysalis. Since wala si Topias, magkakataon for Team Secret para makapag-push and ma-utilize the same time yung Aegis of the Immortal. This Master going for this BKB na item. Wala silang kahirap-hirap ata makakapag-push ng tower. Nandun nga lang yung Glyph. Wala mag-iingat ng Team Secret since 10 seconds na lang buhay na yung Tiny. Spam lang for White One gamit yung kanyang Rocket Flare pero let's Recados dito, Team Secret. Holy Boulder in. Zephyr spotted. Wave 4 plus Araro. Grabe yung mga jump ng Team Secret dito. Minus 1 agad. Walang Nova na threat. Okay, parang ano ah. Parang semi-repeat yung game number 1. Yes, hindi nga outdrop. Pero the way kasi maglaro yung Secret, ganun na ganun. Puro objective. Diba? Puro towers. Sama-sama technique. Siradaan sa alaga. Mayaman naman si Ana. Eh, kailangan ng sobrang ganda lang na chrono niya mamayari. Abutan ba? Muntik na. Makapag-EP out. Ano? Tinadaan sa push, Sir Jules, ng Team Secret dito. Ayan, no? Crystalis. So, wala namang backdoor protection ni Tier 1 Tower. Kahit walang creep, boy, babasag. Another one for them. 2 minutes pa naman yung Aegis dito. Oo, sulit na sulit. Pero mukhang lalaban yung T1 dito ha. They're ready to fight. May SS din si Kuku. So nakaramdam ata yung Secret. Parang alam nila na guys. Hindi porket may Aegis tayo ha. Na. Ida, 2 minutes pa bago mag-night time ha. T1, they're confident. Pasukin mismo itong Team Secret. Pero Team Secret, alam din nila at may idea. Uy, lumabas! Napaparating na. Si Ana. Yun na nga na. Maganda pa doon timing yung creeps. Yun na, no? Nandun. Pagka-break at pagka-break ng smoke, nakakuha niya yung agro ng creeps. Iyan pa naman ni Papi. Ano yan? Position 5 naka-arcane. 5 eh. Mahal-mahal ng 5 eh. Correct. Marami naman si Papi rito. Ito yung poison na ba? Parang hindi na natin maramdaman. Rivoli. Ganims completed na rin itong si Topias. Critical na lang kailangan, Sir Jules, no? Yes. Ay, Crystalis nga lang eh. Pwede na. Crystalis pala. Plus BKB. Crystalis. Ay, magka-alip kasi magka-ibay. Ito kasi, Crystalis. Yung item, Crystalis. Crystalis. Yun. Para maganda yung correct. Hugs naman para kay Morb. Sino yung copy niya? Void? Pwedeng Void. Or, si Void lang ato. Yung maganda mga copy niya. At least may time walk siya. Diba? May Aghanim Scepter din, ano? Oh, yung may pag may Ag siya na may time walk, magiging may stun yung time walk niya rito. So, Aegis will be run out ng 40 seconds. At talong, lalaban ba? Tiwan dito. Malapit na rin mag-night time. 30 seconds na lang din. And rooting for BKB dito si Kuko. Recipe na lang. Walang hintayin. Aghanim's completed. Pero pa-expire na yung Aegis of the Immortal. Sakto din na magna-night time ngayon, T1. Kaso kayo kasi night time mo lang pa kayong Secret. Kasi meron silang BM eh. Tamaan nga lang si Zayak and click in for Kuko. Here comes Ana with a time walk in. Zayak makakapag-magnetize naman bago mamatay. Pero they need to kill this Morphling. Kala na magkaka-Chrono Spear. And yun lang, 3 seconds. Hindi nila papatayan since walang Aegis. In time, malayiging regen rune. Nakapag-regenerate siya ng bahagya, pero Kuko mamamatay sa proseso. And Ana, delikado. Hindi ganun favorable yung timing for T1. Somehow, they managed to kill Nisha by makasabi kumita kung Kuko. White Moon is dead dun sa loob ng cogs. Pero Team Secret is not intimidated sa bakbakang iyon, Sir Jules. Nag-hesitate. 2 seconds yung Aegis. Siguro kung medyo na-delay yung clash. Oo. Panalo patay yung, na. Patay na yung morph. Kaso nga lang dahil sa... Ito pa, babalik yung T1. And T1 to kill Poppy. Nandun naman yung vessel. So mapipitas nila. Gusto nila masulit yung buyback dito ni Kuko. Pero Thompson is all alone. Hindi na papasok si Kuko since wala na siyang Dark Ascension. Kailangan niya ng 4-stop sa teammate niya. Pero pababalikin na siya dito. Nandun yung Avalanche. Pero anytime, pwede siya mamatay sa amay nga lang ni Zayak. That's Team Secret victory pagdating sa teamfight na yun, Sir Jules. Para sa akin, dahil doon sa Aegis na... Hindi nila pinapatay eh, no? Sabi ni Ana, 2 seconds. Yung parang ano... 2 seconds na lang, patayin na yung morph, pero dahil nga may Aegis pa, wala. No choice. Ladies choice. Tingnan mo, look at the Aegis, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 seconds nga. Napag-weave out. Tapos oh. Napag-regen konti. Napag-regen konti dahil sa nagiging regen then, run na nga. Yung then na-roar na. Na-roar na siya doon. Ay, ay, ay. Eh, yung instant replay natin presented by Predator. Ang tanong, makakabawi pa ba sa Clash yung T1? Thank you so much kasi yun. Kung pinatay ni Ana. Okay, hindi. Back to play. True, back to play. Yes, mana oh, na. Hindi, hindi na ginawa eh. Guys, hindi ko tutusin hindi dahil doon kaya natalo. No, Jesse, kasi mas mapapaganda pa. Mapapaganda kung pinatay ni Leon, puno yung buhay tsaka mana ng warp. Oo. Oh, eh, hindi ko mas, hindi natin malang, malas lang. Malas lang. Tapos, swerte lang siguro yung secret. Ibig mo, 2 seconds na lang. Buenas. 2 seconds! Sometimes, mas okay na swerte ka eh. Kesa salam ka? Oo, kaya salam. Mahirap sabihin kung salam ka o swerte ka eh. Hindi natin masabi. Pero sumunga na nga na sabihin na swerte ka. Pero sa side ng T1 kanina, salam talaga. Salam na salam. Iwan dito yung comparison pagdating sa carry ahead ng 1k sa Morphling. Itong si Ana ahead din naman yung Tiny ng konti lang naman, a little bit na 150 gold versus Nisha. Halos patas na patas lang. And Puku, 1k lang din eh. Napabuyback lang kasi talaga to kaya medyo mas umangat yung network sa kanya nung Beastmaster ni Reso. Yes. Pero hindi pa tapos sa Jay ah. Yes, totoo yan. Sobrang yaman ni Boyd. If ever man may double chrono, kung bibili man siya ng Refresher, pero to, night time pa rin. 2 minutes bago mag-run out ng night time. Iwan, nakasod. Rocket player. Kaso, grab. Ang ganda nung ginagawa. Oh, naka-front lang si Papi. Ang kunat ng kakum eh. Naka-pipe. Plus, holy locket. Holy locket. Pero hookshot din naman si Nisha. Medyo malayo nga lang teammate. Ito ng combination with a 3-volley. But the rolling boulder in for Zayak. Silence is there. Ana, wala pa siya chrono. Kundi, na-chrono na. Inapat. Pero nasama sila Kuko. And look at the magnetize. Medyo masakit. Ito na yung Nova. Sinong unang mamamatay? Delikado yung mga core heroes ng T1. Inisa-isa na silang na kukuha ng Team Secret. And also, Thompson, another team wipe. Totally. Team Secret without losing anyone sa team fight na yun, Sir Jules. Wala, yun na nga yung sabi ko, Jay. Yes, ang ganda ng chrono. Pero ano yung follow-up damage? Nakita mo naman. Nadamay pa yung two teammates. Yung damage ang gagaling lang talaga overall kay Ana. Eh, hindi mo naman, as a Boyd, hindi mo naman ganun sobrang dami mong item, di ba? Para pa-burst. Tingin mo ba napasama yung initiation ni White Moon? Dito na pa-commit na yung T1 eh, no? Hindi ganun natin masabi kung maganda o pangit eh. Pero, tutusin, ang ganda na naman ng chrono eh, ha? Eh, no? 3-month chrono yan. 3-month kasama si Kuku, tsaka si Zephyr. Hindi, eh, no? 3-month chrono sa side ng Secret. Ang problema nga lang, so close na pwedeng ma-burst down yung more pero not enough damage. And then ito na nga naging kapalit. Tatawa na lang si Zayak sa team fight na yon. Tier 3 tower na basag na ngayon ng Team Secret. Enjoy big time yung Team Secret sa nangyaring sequence na yon. Eh, siyempre yung replay natin presented by Predator at Predator na rin yung nangyari sa Predator yung nangyari sa T1. Sabagay, bago pa lang naman tayo mag-start ng game, drop pa lang. Kanina pa naman natin siya sabi na T1, yes, ang ganda ng Void, pero walang follow-up damage. Saga, walang Lina, walang invoker, wala man lang kahit... Siguro kung makakaposition ng maayos si Topias and then doon makakapag 3-volley with a Tidalus, itong si Thompson, doon eh, yung chance. Eh kaso, nag 3-volley agad siya, siguro kung hindi niya agad so ginamit. Shot. Oo. I think, huwag muna siya gumamit kung may chrono siya, no? Kasi, lalo, may ano, critical lang siya rito. Pwede, yun, ngayon, pwede na lang ma-burst na ni Morph. Kaso yung Morph kasi dumadami ni ITFJ. So, ito na yung win probability na natin. 67% para side ng Secret. 34 naman para sa side ng T1. Malay pa rin yan. 34%. Sobra, 1% lang. May chance ang manalo yan. BKB completed for Earth Spirit. Naka-ready lang din siya agad eh. Pag pumuposition tong si Thompson. Rolling boulder niya. Holy creeping end. Daytime, inabot yung two players. Zephyr and Thompson. Mabuburst agad nila. Ito ang Venomancer and Thompson with a 3-volley. Kailangan na lang niya mag-dish ng damage. Pero where the hell is his teammates?
basag ang dapat mabasag dito, T1. Tip talaga ang mangyayari doon. Grabe good for two. Grabe and na. Si Coco di naman kasama doon. Tinip ni Nisha. Grabe si Nisha ka doon. Si Ibo tinitipan si Coco. Wala naman si Coco sa clash doon. Wala, mainit na tarima eh. Pero to Ana, nag-repositionin ang kanyang pwesa para sa kanyang Chrono. Pero buyback para kay Thompson, ha? May civilian sa tip. Wala akong kinalaman dyan. Bakit ako po, sakto-sakto pa ilabas ng Roshan dito. Timing na timing, Sir Jules. And second Aegis, Team Secret. Last clash to para sa T1. Bakit, kung gusto pa nila makasurvive, ito na yung time na to. Mag-contest. Pero tingnan mo, ang ingat talaga ng Secret. Since, alam nila may Dark Ascension and may Chronosphere, hindi nila po pwersahin yung Roshan. Talagang textbook to. Tanapa-agulang, ano? Hinintay mo na yung BKB. Ano ka ba? Sobrang lapit na ng Secret para maabot yung ano, Grand Finals eh. Bakit pa sila kukuha pa dogi-dogi ng galawan? Doon na tayo sa Surewind. And no... No contest. No contest and no time to assault sa side ng T1. Siyempre, that rush kill is brought to us by Vortex. For your PC gaming upgrade and needs, just go to Vortex. PC on Facebook, hashtag go for Vortex, baby. Jay, bigyan mo ang best scenario para sa T1. Ano yung kailangan nilang gawin? For them talaga is ma-pull off nila yung Chronosphere and then 3 volley. Kaso, ang hirap na gawin, gawa nga na may Aegis na naman ulit. Yung more. Then, para sa akin, magagawa lang yung Jay kung may BKB si Thompson. Kaso wala siya BKB. Pwede siya ma-interrupt anytime. Sa isang silence, isang... Kahit yung roar lang eh. Kahit may BKB. Hindi, yung roar nga. Yung roar, ang... Simula, kanina hindi binibitaw ni Rezo pag hindi si Ana. Pero ngayon, kay Ana lang talaga. Si Ana, buo na yung linkage gear niya rito. Ayun no, 500? 1K? Dalawang 500 lang, ayos na. Dalawang 500? Oo, oh, ayos na naging dalawang 500. Thank you so much. Oo, pero ito yung ating gold distribution. Mas ma-ano si ano? Eh, sabagay, ating lang, harus paano. Pero ito, on... Going on day, talagang pipiliti niya yung Daedalus. Yes, damage. Kaso, mahirap dun eh. Matutuloy yung 3 ball mo. Kasi yan, daming stun, ang daming silence. Pero Ana? Ako, rolling boulder, inabot. Hindi pwede mamatay dito si Ana. Mag-force out yung BKB Chrono. Tatry niya lumabad. Somehow, he will kill Zayak. Actually, pwede pa si Nisha. Aware si Ana dito. What's up ha? On the map. Pero TP out para sa kanya. Mapupulverize ba? May Lincoln Spear. He has that Lincoln. That's why he's confident. Natipihan sa mukha. Pero si Jay, walang Chrono. Yun na nga. Tapos, makikita pa si Whitemon. Rolling Boulder. Crystallis is here. Pipitas nila yung support. Pero may buyback naman. What the? Ba't di nilang siya nag-BKB-TP? Para at least may Chrono siya. Tapos binili niya ginamit yung Chrono. Ngayon, wala siyang BKB. Wala siyang time. Chrono. So, parehas, wala. Si Ana, medyo mali yung decision making niya doon, ha? Na pinili niyang i-Chrono. Ayun, sino mo, binayout lang tuloy. Dalawa yung importante na wala sa kanya doon, BKB and Chrono. So, Hurricane Pie completed for Enchantress. Testing na yung Team Secret. And eto na mga kaibigan, kakatukin na nila yung tarangkahan ng T1. It's now or never. They need a solid hold. Ito yung 3 volley. May critical pero waveform. Ma-anticipate. Kuku, medyo maaga. BKB niya pero it's better to be safe than sorry. Lip is there. They need to hold the line. Who's gonna initiate? Sa taas ah. May gusto lumikod dito pero na natin kung paano yung diskarte. Napapairali dito. Another 3 volley. Medyo masasaktan ng bahagya itong si Crystallis pero still yes, that Chrono. Zoom in, zoom out. Pero nais pata. Nandun agad yung Chrono plus the Pulverize. Nagbaoy na si Nisha. And now, Ana is dead without buyback. Without Chrono, the end is near, mga kaibigan. They need to hold the line. Sepper, mapapabuyback. Pero Mega Creeps incoming kung sakali. Crystallis is still alive with 1 minute and 40 sa kanyang Aegis of the Immortal. Nighttime naman for Coco, hindi niya nga gamit yung Dark Ascension dito. Mukhang ibibigay na lang Barrax. Eto na, nagbuy na ng Daedalus. Mukhang wala nang buyback for Thompson. Na, all in na. All in na. Pero grabe, yung safe play dito. Hindi mo yung Void ah. Patay ba yung Void? Pero ayaw nilang tumagad ng asim dito by Secret. In
si ano, si Boy. Yung zoom in, zoom out niya, parang, will it matter? Wala lang, pag zoom niya, zoom out, di pinasok tuloy siya doon, wala ka lang time mo, eh. Talaga, G, eh. Ang pangit kasi ng combo, bakit kasi tiny, eh. Bakit hindi na lang invoke, eh. Pero ito, ito na. Buko, te-testing, tanggal yung Aegis. Ay, pero di nila tapos yung trabaho. Isang kalabit penge na lang sana yung four boss cooks. Nakapag-dish pa tuloy ng damage, Crystalis. Hindi pa rin voice si Ana. Naror pa si Kuko, kahit na naka-BKB. He's dead. Available yung buyback. Pero meron pa siyang Dark Ascension. Layangan niyang hintayin dito si Ana. And Ana needs to do something. Kailangan nila makapag-pull up ng magic trick dito. At least, himala na lang, guys. 41. And mukhang Team Secret dito kung sakali. Mabubok yung upper bracket finals. And still boy pa rin. Warpling. Pero yung target, Poppy, hindi nila makakante. Boss Jules, si Bambi. Zayak with a BKB dito. Kailangan na nilang hampasin. Siya na lang yung better target na pinakamamamatay. Pero nakapag... Pasok pa doon ng malupit. Eros, Inisha, and Chrono Spear will be used. Uwian na muna. Pero na jump. Para tulog na after ng Chrono na yun. And I think this might be Chrono it. Time walk out, Ana. Pinato na siya ng Rainbow dito. Waveform, tamang cleanup na lang yung Team Secret and T1. They're falling apart, mga kaibigan. Thompson. Uy, pero... And the Shepherd. Talaga kaya. And GG call. The Shepherd man. Oh, para sa side ng Secret. Hindi ko... Ayun na, tripa na naman. Tripa na naman. Nanayimin ako dito eh. Napag-tripa na naman si Kuko. Pero yun nga, sobrang tuwa ng Secret. Siyempre, so close. Para makabalik. Yet so far. Hindi, yung Secret nga. Hindi ba yung T1 yung so far eh. And upper bracket finals. And one game away to secure etong no absent appearance for Poppy. Yes, yun na nga. And hindi pa tapos ang run ng Team Secret dito. I think T1 still. Yes, pupunta na sila sa lower bracket. Pero yun na nga, ano kaya ang masasabi ng ating mga panel? Ewan ko, piling ko, masakit din ulo nila sa nangyari na yun. So, boss, hello, take it away. Grabe naman yung performance doon ng Team Secret. And they will secure nga yung upper bracket finals kung sino man yung mananalo sa Team Liquid and Virtus Pro. So, may dalawang chance itong Team Secret, at least, no? Upper bracket finals at lower bracket finals kung matalo man sila. Grabe yun, ha? Dalawang chance sa isang slot, no? Slot, oo. So, 41 naman is just that hindi na-execute na maayos yung kanilang plano with their ito draft. Yun, eh. Ito talaga yun, eh. Hinintay nila ba? Expire yung ages dyan, eh, no? Masyadong ano eh, disconnection itong T1. Yun nga, sabi ko kanina, when it comes to drafting, they don't have those hero. They do have Tiny. But again, yung kanilang execution nga, Chronosphere, tapos wala palang Tree Valley, where's the damage? Yeah. Wala eh. Talagang alone si Ana to dish out the damage, and then yung kanya naging item build pa is puro defensive. So, talagang nagkukulang sa damage yung T1 on follow-up. Oo, ito pa yung isang clash doon kung saan. Ang ganda ng Chronosphere. Pero again, yung follow-up damage. Ayun na nga. Lagi na lang ganito. Konting-konti na lang yung buhay ni Chrysalis. Biglang nabubuhay pa. Diyos ko, kasi wala nang follow-up damage doon na binibitawan, no? Maganda naman yung game. May mga punto naman na lamang yung T1. Pero again, Team Secret, natunayan nila na sila yung better team dito sa series natin. Yeah. And isa ka na-mention din naman din ni Jules kanina, yung ease of execution. So, daling execute yung lineup din ng Team Secret na you just keep going at a hero, meron kang two kinds of initiation, a very tanky, and you have your heavy damage dealer, which is itong si Morphling nga, tapos meron ka pang Inner Beast, di ba? Mm-hmm. They have a lot of pushing with Enchantress saka si Beastmaster. Ayun, so they have a lot of ways to attack sa side ng T1. Well, T1, they rely on Chronosphere, Tree Valley. Their combination spell, yung jump in ni White Moon, yung jump in ni Kuku, di ba? It's very crucial yung pagbato nila ng skills, yung chain stun nila, na pag hindi nila nagawa ng tawa yun, eto na, nakakatakot na yung follow-up ng Team Secret. At saka ang gusto ko sa draft ng Team Secret, every single time nalalabanan nila yung Team E1, ano eh, wala silang mga long ultimate cooldown na hinihintay. Sobrang fast-paced ng hero picks nila na
sobrang ambilis nilang gumalaw. Objective, oriented, hindi ka kukulangin eh. Nandun yung heal, nandun yung pushing capability. Hindi ka maghihintay ng long cooldown na kapag wala kang ganitong skills, hindi tayo makakalaban. Ready to fight all the time yung kanilang heroes eh, in combination. Ah, gusto kong i-point out naman dito yung laging parang every minute mayroong objective. Mm-hmm. Itong Team Secret, kung bakit nandito yung mga support, bakit nandyan yung Beastmaster. Lagi silang tumitake ng objective. And makikita natin 15 minutes again. Tier 2 tower, bagsak na. Kung ikaw yung T1 doon, talagang, uy, na-take over na naman nila yung jungle. Paano gagawin natin? Yeah. Yung nga, to, ano, to simplify it, like yung understanding nila sa heroes na pinili ng T1 and then yung kakayanan ng hero nila. Nakita natin, di ba, after one team fight, nanalo yung T1, but they committed a lot of spells, yung Chronosphere nila. Anong balik nun? Roshan. Roshan, so parang hindi ka nanalo sa team fight, well, aside on Team Secret, every time na nanalo sila ng team fight, Roshan, tower objective, kumbaga natatransition nila yung mga wins nila into a match dominating or match better map control. Where side ng T1, okay, pullback muna tayo, wala muna tayong spell. Nanalo nga sa team fight, follow muna tayo ulit. Yun yung talaga yung objective gaming for Team Secret. Pero yun na nga, mag-advance sila sa upper bracket finals. So nag-aabang lang sila, Team Liquid ba? Or Virtus Pro, ang ganda nung kung sakasakali ha, kasi isipin nyo, dalawang EU team yung mag-upper bracket finals, kasi malalaglag na po yung Virtus po. Alam mo na yan, laglag mo na yan. And ito, T1 naman, at least meron pa silang laban mamaya. Parang Polaris lang ha, paglaglag, tapos lower bracket, medyo masakit to ha. Ito pang masakit, Kuya Lo, pag na wildcard gaming na naman sila dito. Ay, wag na hindi, mas okay na yung wildcard kaysa Vici Gaming. Ah. Oh, di ba? Mamaya po yan, third series po natin yan, guys. Kung sino man yung mananalo sa Vici Gaming, susunod na rin yan sa series, Vici Gaming and Wildcard, yun yung makakalaban ng T1. And then yung Navi Extreme, maglalaban din sa second series natin. Ang bakbakan yan, and then ang makakalaban nila is kung sino yung mananalo, o matatalo doon sa VP and Team Liquid. Konting araw na lang. Makikita na natin kung sino yung mga... Grabe. Bukas na yan. Bukas na pala natin malalaman kung sino yung dalawa. Napakahaba ng the international natin. Ano? Isipin mo, pinag-uusapan natin Grand Finals, Lower Bracket Finals, pero wala pa tayo wala sa TI tayo talaga. Wala pa tayo sa mga kung baga paano na to, palog lang guys. No? Pinagod lang yung mga teams na to. Sino ba magkakala naman kasi na ganito kahaba yung TI? Nung in-announce to, okay, maraming team. Pero kung ikaw yung kasali to sa LCQ, tapos ganito kahaba, baka, kumbaga, gagawin mo lang, iikaika ka na pagdating mo ng group stage pa lang or playoffs pa lang ng TI, no? Pero at least, may mga dati na kasing kwento na paggaling ka sa mga open qualifiers or wildcard, tapos pagdating mo ng TI, malaki, taguro ka na. So, mas okay. Ina natin. And, ano ba, susunod na series natin? Wildcard! Nabi. Ah! Nabi ba? Wildcard data eh. Nabi. Dito pala, ano pala? Vici Wildcard. Vici Wildcard yung ating i-cover. Dapat nga pala kasi Polaris nga pala. Oo. Ano Nabi ba? Yata tayo. Nabi mas maganda mas yata. Mas maganda, no? Nabi Extreme yung ating i-cover dito. Nabi Extreme na lang dito. Sa kabila yung Vici Gaming. Tama. Oo, Vici Gaming Wildcard. Kasi akala ko kasi nga, ano nga pala. Oo, Polaris mo Polaris eh. Kaya ginawa ko na sana, Polaris Vici Gaming sana yan eh. Pero kasi, nalaglag kahapon. Pero yun na nga guys, yun na yung bakbakan natin. Pero sino sa tingin yung MVP? Ano kanina? Crystalis yata dapat eh. Crystalis? Oo, galak sa morning. Papi yata ako, papi. Masyadong makulit yung strat. Parang hindi napipressure. Ikaw. Grabe yung drafting ni Poppy, no? Ikaw. Si Zayak. Ay, Zayak. Lumabas na eh. Zayak na sa kanyang Earth Spirit. Ay, maganda rin naman talaga yung performance niya. Okay. Ang dami niyang nabait na mga skills. Yeah. Tsaka meron kasi siyang BKB. Pasok lang ng pasok yung mga initiate. Sana all. Sabaok. 7, 11, Omsim. And 16. Yun yung KDA dito. Ng Earth Spirit netong si Zayak. Parang iba yata yung KJ. Pero again, sa mga tropa naman natin na gustong makapunta ng TI nang walang kinagastos, sasali lang kayo sa tournament. Meron tayong the next level play. Yan o, ng Globe at Home. Winning team gets to fly
Singapore. Yan, sa ating The International. Mag-register lang kayo dyan sa bit.ly/dota2nextlevelplay. Yung ating registration is until October 12. Kailan yun? Bukas? So hanggang bukas lang yan, guys. Wala naman pong bayad yung registration. Nagdodota naman na kayo. Tawagin nyo na yung mga tropa nyo, saka mag-register kayo. Malay nyo, wala masyadong ano, malalakas pala. Kasi wala naman pong pro player dyan eh. Diba? Try lang, XP. Oh. Dati reunion reunion kayo. Sumasali nga kayo, bowler lang yung premyo. Eh, ito pa kaya na may chance sa kayo na mag-TI. XP lang, guys, ha. Sali na kayo dyan, guys. I-check nyo na yan sa page natin. Merong mga posts about dyan. And again, sumali na po kayo. Pero yun na nga, sa pagkabalik natin, guys, bakbakan ng Navi versus Extreme Gaming. Kanino kayo doon? Extreme. Medyo extreme talaga din ako doon eh. Pero nag-stream kayo, Navi muna. Okay. Okay na nga, guys, mag-break muna kami saglit. Pagkabalik natin, bakbakan na. We'll be right back, mga sir. It makes me proud to be part of an airline that cares about the environment and also is taking steps towards sustainability. Guys, paano kung nag-respond si Rosa dyan? Bata! Oh, ang masarap yan ah! Sarap pata yan eh, keso pa yan ah! Akin na kaya yan! Welcome back, bata! Siyempre pa! Ano ba? Wawa naman ko si Rosa, no? Dahil ito, ganda ko ito. Hindi, paano kung ano, mag-dignan ka sa tunay na buwan? Pwede! Who's that handsome girl? Bata! Ano pala mo yung buhok ko? Masahe! Very good! Kung ano yung chinelas ko at may lakas ko? Eh, paano kaya kung ito po, sir? Eh, di pwede pala ako maging si Void Spirit!